Tumayo ako para lumapit sa kanila. Baka si Annika ang pumunta dito. Papauwiin ko na po ba si Miss Elisa? Agad na tanong ng babae sa akin na makalapit ako sa kanila. Sinabi ko na, kung lalaki yan, pauwiin mo na. Walang type si Elisa para kausapin ang lalaking yan. Utos ni Carlos. Natawa bigla si Joseph. Matanda na pong lalaki, sir, na naghahanap kay Miss Elisa. Papauwiin ko pa rin po ba? Nag-aalang ang tanong ng babae. Tumawa naman ng mas malakas si Joseph. Tumikim si Carlos. Tingnan mo, kahit matanda, pagseselosan mo. Grow up, Carl! Asar na naman niya kay Carlos. Sinamaan ka ganyan ito ng tingin. Shut up, Joseph! Natahimik naman si Joseph. Sino kayo naghahanap sa akin? Kailangan kong kausapin ang taong yun. Kung sino man yun. Lalabas na po ako. Pakisabi po, nasusunod ako. Sabi ko sa babae na employee. Yes, miss. Tumungo lamang ito pagkatapos nilang mabas na rin. Kailangan ko magpaalam muna kay Carlos kaya't sinubukan ko magpaalam. Sinaman niya rin naman ako ng tingin. Tingin na hindi niya ako papayagan. Papaano na lang kung kilala ko matandang yun? Paano na lang kung isa sa mga kapitbahay namin sa probinsya ang naghahanap sa akin? Are you out of your mind? Hindi mo kilala ang taong yun tapos lalabas ka para kausapin ang matandang yun? Ines na baling sa akin ni Carlos. Kakausapin ko lang siya, Carlos. Sana payagan mo ko. Paalam ko dito. Elisa's POV. Sa wakas, pinayagan naman ako ni Carlos na lumabas. Iniwan ko silang dalawa ni Joseph habang naglalakad ako palabas. Iniisip ko naman kung sino matandang lalaki na naghahanap sa akin. Iniisip kong baka kapitbahay ko sa probinsya. Nasa labas pa pala ito ng building. Hindi pa nila pinapapasok. Nagpupumilit daw kasi itong pumasok, sabi ng guard. Sinabi pa nitong kakilala ko raw siya. Sino kaya yun? Bakit ganun lang kaba ko habang papalabas ng building? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nag-uunahan ang kaba at excitement ko na makita matandang lalaki na may naghahanap sa akin. Nasa labas na ako. Itinuro sa akin ni Manong Guard ang matandang lalaki na katalikod. Kanina pa raw ito naghihintay sa akin at kanina pa niya ako gustong makausap. Habang papalapit ako dito ay ganun din ang paglakas ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit. Nag-aalangan pa akong tawagin siya. Pero bago ko pa man siya tawagin ay humarap na siya sa akin. Tumambad sa aking harapan ang matandang lalaki na kasombrero. Napalunok ako. Ilang segundo niya rin akong tinignan. Ganon din ako. Anak! Tawag niya sa akin. Kahit ako nang marinig kong salitang iyon, lalong lumakas ang kaba sa aking dibdib. May tuwang nadarama. Totoo ba ito? O niloloko lang niya ako? Anak! Mabilis siya nakalapit sa akin at niyakap ako. Ganon na lang ang pagkabigla ko. Hindi ko siya magawang itulak. Nangungulila ako sa pagmamahal ng isang ama. Kahit man lang sandali maramdaman ko ang feeling na ganito. Paano kung niloloko lang ako nito? Pero ano nga ba nangyari sa tatay ko? Simula bata pa ako, hindi ko na siya nakita. Ang akala ko patay na siya. Hindi rin siya pinag-uusapan ng mama ko. Ayaw na ayaw kasing pag-usapan ni mama ang papa ko. Napapikit ako at marahang tinulak itong palayo sa akin. Elisa, anak! Muli tawag niya sa akin. Kinabahan ako dahil kilala niya ako. Konti na lang ay maiyak na ako dahil sa nararamdaman kong emosyon sa oras na ito. Natulala ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Elisa, ako to, ang ama mo. Muli ay sabi niya. Pinakatitigan ko ito. Kung siya nga ang ama ko, bakit ngayon lang siya nagpakita sa akin? Ikaw ba talaga ang tatay ko? Tuluyan ang pumiyok ang boses ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natutuwa ako dahil nasa harapan ko ngayon ang tatay ko. Tumango naman siya. Pinagmasdan ko siya ng matagal. Maayos naman ang kanyang suot. Malinis pero may kapayatan ito. Kung kayo talaga ang ama ko, bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? Umiiyak kong tanong sa kanya. Pasensya ka na, anak. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras na harapin ka. Gusto kong bago ako mamatay makilala mo man lamang ako. Ang dami kong pagkukulang sa iyo, anak. Muli ay sabi niya. Muli tumulo ang aking luha. Hindi ko na napigilan pa ang sarili. Niyakap ko ito na mahigpit. Sino ba naman ako para hindi ko siya patawarin? Minsan lang sa buhay kong pagkakataong ito. Ito yung mga pagkakataong mahalin at patawarin siya kung ano man ang naginawa niya sa amin ni mama. Salamat, anak. Bulong niya. Umiiyak na rin ito. Hinagod pa niya ang likod ko. Niyaya ko siyang umupo na muna kami sa waiting shed. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Kung bakit siya umalis at kung bakit ngayon lang siya nagpakita sa akin. Mahigpit ko siyang niyakap. Ngayon ko lang naramdaman na magkaroon ng amang mayayakap. Sa umbuong buhay ko ay hindi ko siya nakasama at nakilala. Ngayong araw ko lang siya nakita.
Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya. "Saan po kayo kumuha ng pera pambayad sa ospital?" tanong ko dito. Kwento niya kasi sa akin kagagaling niya lang sa ospital at kaya ngayon lang siya nagpakita sa akin na ilang taon siyang nakakomatos sa ospital dahil sa aksidente. Dumiretso ang tingin niya sa ibaba. "Pa?" Muli ay tawag ko sa kanya. Halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Tinapik niya ang balikat ko. "Yun na nga anak, kailangan ko mabayaran ng bill sa ospital. Ang masama pa ay nagkautang na rin ako ng malaki pero hindi pa rin makompleto ang bayarin ko sa ospital. Nakautang na rin ako sa isang grupo na masasama ang budhi at ilang ulit na silang pabalik-balik sa bahay, pinagbabantaan nilang buhay ko. Kapag hindi ako nakapagbigay sa araw na pagkasundoan namin, maaaring papatayin nila ako." Mahabang kwento niya. Napalunok ako sa aking nalaman. Ngayon ko lang siya nakita at nakasama ay may nagbabanta na sa buhay niya. Gusto ko siyang tulungan pero wala naman akong pera. Saan ako kukuha ng pera? "Hindi kita inoobligan tulungan mo ako anak. Sapat na sa akin nakita kita ngayon. Kapag may mangyari man na masama sa akin, masaya na ako. Kahit papaano't nakita ko at nakausap na rin kita." Muli ay malungkot na sabi niya. "Hindi ko naman nahayaang may mangyaring masama sa kanya. Magkano po ang kailangan ninyong pera?" tanong ko dito. Ilang minuto pa siya natahimik at nag-iisip. Bumugas yan ang hangin at bumunto hininga. "Kalahating milyon," sagot niya. Napakalaki, kaya't napanganga ako. Paano ko siya matutulungan kung wala naman akong ganong kalaking pera? Unang pagkikita pa lang namin at di pa ako siguradong siya nga talaga ang papa ko. Pero may naramdaman akong kakaiba ngayong kaharap ko siya. Alam kong siya ang tatay ko at alam ko nagsasabi rin siya ng totoo. "Tutulungan ko po kayo, Papa. Huwag kayo mag-alala. Gagawan ko po ng paraan na kahit pa unti-unti mabayaran niyo po ang utang ninyo," sabi ko dito. Agad niya ako niyakap sa sobrang tuwa. "Salamat, anak," bulong niya. Ilang minuto din kami na magkayakap. Nakagaanan ko na kaagad siya ng loob at isa pa, awang-awa ako sa kanya. Tsaka ko nalang iisipin ko sa nakukuha ng pera. Ang mahalaga'y matulungan ko siya. Nagpaalam na ako rito. Kinuha ko ang kanyang number. Tatawagan ko na lang siya kapag may maibibigay akong pera sa kanya. Habang naglalakad ako papasok sa building, walang mapagsidla ng aking tuwa. Pakiramdam ko'y naging kumpleto ako sa araw ito. Hindi man kami magkasama sa bahay ni Papa, at least nakilala at nakita ko na siya. Yun lamang ay masaya na ako. Ginugulo pa rin ako ng isip ko kung paano ako makakakuha ng pera. Saan ako kukuha ng pera para sa Papa ko? Nasa tapat na ako ng office ni Carlos. Nadatnan ko nagtatawanan ng dalawa. Nandito pa rin pala si Joseph. Tahimik lang ako naglakad papunta sa table ko. Alam kong nakatingin sila sa akin. "Elisa!" tawag ni Carlos sa akin. Kakaupo ko pa lamang ay napatayo ulit ako. Nabigla ako sa pagtawag niya sa akin. Yes, boss?" sagot ko dahil nataranta ko. Tinawag ko siyang boss. Kusa lang lumabas sa bibig ko. "Wala ka ba sa sarili? Come here!" utos niya. Dahil masunurin akong bata, lumapit naman ako sa kanila. "Miss ka na ng boss mo, Elisa." Gusto niya raw ng malutong na halik mula sa kanyang asawa. Natatawang sabi naman ni Joseph. Nagsisimula na naman namang asar si Joseph. "You, Joseph, umalis ka na before I forget that you're my best friend," banta ni Carlos kay Joseph. Ganito ba talaga sila mag-asaran? Yung isa naman pikon na pikon. Nagmamadali namang lumabas si Joseph. Hindi siya tinantana na masamang tingin ni Carlos. Kaya wala siya nagawa kundi kumaripas palabas. Sa akin naman ngayon nakatingin si Carlos. Bala ko pa naman sana manghiram ng pera sa kanya. Pero mukhang wala siya sa mood. Baka pag sinabi ko manghihiram ako, bigla na lang niya akong sigawan. Paano ko masasabi sa kanya ang gusto kong sabihin kung ganito ang kanyang mood? Tahimik lang kami sa loob ng kotse. Pauwi na rin kami sa bahay. Wala rin siyang imik habang nagmamaneho. Nakakapanibago. Carlos, sinong matanda naghahanap sa iyo kanina? Sabay pa kami nagsalita. Nagkatinginan kami. Siya ang naunang bumawi ng tingin. Tinuon niya sa harapan ng kanyang paningin. Sa linggo pupunta ako sa mansyon. Nasa sayo kung sasama ka. Wika niya na hindi man lang tumingin sa akin. Sabado nga pala kinaumagahan at kapag weekend ay hindi siya pumapasok sa opisina. Siyempre sasama ako. Nandun si Chris. Hindi ko natuloy alam kung sasabihin ko pa ba sa kanya ang gusto kong sabihin. Ipagpalipas ko na lang muna ang panghiram sa kanya ng pera. Pero hindi pwede. Kailangan ko na talaga manghiram dahil may text si Papa sa akin. Hindi naman na siya nagsalita pa.
Hanggang sa pag-uwi, dinadalaw ko ng isip ko tungkol sa problema ng papa ko. Hindi ako matahimik sa higaan. Bagong higa na lang ang ginagawa ko. Kailangan ko makahanap ng pera dahil kung hindi, baka mawala na naman sa akin ang papa ko. Sinulyapan ko ang orasan sa table. Alas 9 na pala ng gabi. Hindi ako makatulog. Huminga ako ng malalim. Buo ng pasya ko. Pupuntahan ko si Carlos para manghiram ng pera. Kailangan ni papa ng pera. Namalayan ko na lang ang sariling kumakatok na sa pintuan ng silid ni Carlos. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko ihanda ang sarili sa mga sasabihin ni Carlos. Come in! Narinig ko ang sigaw niya mula sa loob. Naabutan ko siyang nanonood ng palabas sa malaking flat screen TV niya. Carlos! What? Pinos niya muna ang kanyang pinapanood. What do you need? Say it! Hindi mo ba nakikita nanonood ako? Sinamaan niya ako ng tingin. Kailangan ko ng pera. Nakapikit kong sigaw. Hindi ko alam kung bakit ko na isigaw yun. Nanatili ako nakapikit. Ganun na lang ang pagsalubong ng kanyang mga kilay na magmulat ako. What? Pera? Isan mo ilala ng pera? In business or what? Tila binabasa naman niyang nasa isip ko. May paggagamitan lang ako. Hindi na ako mahihiya. Desidido ako manghiram sa'yo kung gusto mo, babayaran kita kahit ilang pang taon. Kahit umabot pa habang buhay. Mahabang litanya ko. Desidido na ako. Buhay ng papa ko ang nakataya, kaya gagawin ko ang lahat. Ang inaakala ko magagalit siya ay tumawa lamang ito. Tawa na parang hindi siya naniniwala. Aanin mo naman kaya ang pera? For business or what? Naguguluhan niyang tanong. Hindi ko sasabihin sa kanyang totoo. Tsaka na siguro sa tamang panahon. Sa business. Oo, sa business. Nakahanap ako ng palusot. Tumawa lang ito. Tawang hindi naniniwala. May alam ka ba namang business? E ano bang alam mo sa business? Pagiging sekretary mo nga hindi mo magampanan. Tila pang mamaliit niya pa sa akin. Basta, please. Kahit ano gagawin ko, pahiramin mo lang ako. Pagmamakaawa ko dito. Kahit ano? Gaano ba kalaki ang hihiramin mo, tinataya mong buhay mo para na makahiram sa akin? 500,000. Sagot ko. Nagulat siya pero saglit lamang ito. 500,000? Tila gulat na sabi niya. Lumakas din ang boses niya. Ngayon lang yata nagsinkin sa isip niya ang sinabi ko. Kahit ano gagawin ko? Habol ka sa kanya nang tumayo siya mula sa kama. Humarap siya sa akin kaya munti ka na ako mabangga sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at huminto ako. Napaatras ako. Kahit ano gagawin mo? Really? He grinned. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit sa akin. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. May kakaiba ako naramdaman. Habang paatras ako ng paatras. Really, Alisa? Panguuyam pa niyang tanong sa akin. Habang paatras lang ako ng paatras. Nasa harapan ko na siya ngayon na kulang na lamang ay mahalikan niya ako sa sobrang lapit naming dalawa. Nagkunwari akong umubo. Kahit ano, diba? Gagawin mo? Paano kung pagtatanggalin kita dito sa harapan ko at sasayawan mo ako na walang saplot? Gagawin mo pa rin ba? He said in his sexy voice. Carlos! Saway ko. Napalunok ako. Diyos ko, bakit naman ganun ang kapalit? Gumisi siya pagkatapos. See? Hindi mo magawa. Kaya hindi mo makukuha ang kailangan mo. You are just wasting my time, Elisa. Hindi mo makukuha ang hinihingi mo. Get out and lock the door. Utos niya ng tuluyan na makapasok sa banyo. Natulala ako na ilang minuto sa kinatatayuan ko. Wala na ako ibang taong matatakbuhan. Nawala na ako ng pag-asa kay Carlos. Sino ba naman ako para pahiramin niya ng ganun kalaking pera? Laglag ang balikat kong lumabas ng silid ni Carlos. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip ko sa nakukukuha o hihiram ng pera. Ang nag-iisang taong akala ko'y makakatulong sa akin ay wala rin pala. May kapalit pa ako magpapahiram. As if naman na magtatanggal ako sa kanyang harapan at sasayaw, hindi ba? Ano ako? Star? Ano siya, hello? Sinasabi ko na nga ba? Wala akong mapapala sa demonyong yun. Mali talagang lumapit ako sa kanya. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip. Napabalikwas ako ng bangon sa ringtone ng aking cellphone. Nasa tabi ko pala ito. Pumikit-pikit pa ang mata ko at tinignan ko sinong tumatawag. Si Annika pala. Sa wakas, sinagot mo rin. Pagkatapos kong sagutin ang tawag niya, inaantok pa akong sinagot ang tawag niya. Bakit naman ganito kaaga? Masyado bang nadama kaya hanggang ngayon ay hindi ka pagising? Tumatawa-tawang sabi ni Annika sa kabilang linya. Tila nabuhay naman ako at kinusot kong aking mga mata. Sinulyapan ko ang wall clock. Pasado alas 8 na ng umaga. Agad ako napaupo sa kama. Anong oras na rin kasi ako nakatulog?
Gusto kong ikwento ang lahat kay Annika pero sobrang haba ng istorya para ikwento sa cellphone. Anong nangyari sa akin kahapon? Nakita ko lang naman at nakilala ang aking ama. Kaya't masayang masaya ako pero may lungkot rin dahil hindi ko siya matutulungan sa kanyang problema. Pero sisikapin ko pa rin na makahanap ng pera. Anyways, tumawag lang ako para sabihin sa'yo na dumiretso na ako sa probinsya. Hindi na ako dumaan pa dyan. Next time na lang. Sabi pa niya, nasa probinsya na pala si Annika. Huwag kang mag-alala, pinahahatid ko na sa Jenny dyan. Oo nga pala, kasama niya sa Jenny. Sige na, babos na, may gagawin pa ako. Bye-bye! Chapin ang linya ni Annika. Hindi ko na masyado maintindihan ang huli niyang sinabi. Ibinaba niya at pinatay ang cellphone. Masyado nagmamadali ang babaeng yun. Natigilan ako ng tumamang paningin ko sa isang white na sobre nakapatong sa maliit kong table. Wala pa yun kagabi, bakit may nakalagay na sobre sa table ko? Agad kong nilapitan iyon, may nakasulat pa sa labas sa sobre. May kapalit ang halaga na ito. Bigla ako natawa sa nakalagay na emoji pagkatapos ng sulat. Maraming emoji na tumatawa na may luha. Natawa na rin ako. Si Carlos ba may gawa nito? Tanong sa isip ko. Wala sa sariling napangiti ako. Bakit may emoji pa? Natatawa ba siya habang sinusulat to? Elisa's POV. Natatawa pa rin ako. Bigla ako napaisip. Ibig sabihin pumasok siya ng silid ko? Para lang ibigay sa akin ang sobre na to. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at binuksan ko na kaagad ang sobre. Ganun na lang ang paglaki ng mata ko. Isang cheque ang bumungad sa akin. 1,000,000? Hindi makapaniwala ang sambit ko. Nanlaki ang mga mata ko. 1,000,000? Napanganga pa rin ako. Hindi makapaniwala. Akala ko ba hindi niya ako pahihiramin? Bakit 1,000,000? Eh labis-labis na to. Kalahating milyon lang naman ang hinihiram ko. Tumayo ako kaagad sa kama. Inayos ko muna ang sarili bago lumabas ng kwarto. Hinanap ko si Carlos. Wala siya sa kwarto niya. Wala din sa sala. Lalong wala sa kitchen. Nasaan siya? Umalis ba siya? Hanggang sa makita ko siya mula sa loob. Nakita ko siya sa labas at naliligo sa pool. Nagmadali na akong puntahan siya. Daladala ko ang sobre. Hindi ko matatanggap ito. Kalahating milyon lamang hinihiram ko pero binigyan niya ako ng 1,000,000. Carlos! Tawag ko. Hindi pa rin siya lumingon pero alam kong narinig niya na ako. Sino ba naman ang hindi makakarinig ng sigaw ko? Mas lumapit pa ako dito. Carlos! Tawag ko ulit sa kanya. Nagdive pa siyang muli sa pool. Hindi niya ako pinansin. Ako nang lumapit sa kinaroroonan niya. Carlos! Isa pang tawag ko. Sa wakas, nilingon niya rin ako. Napanganga ko habang laglag ang pangako sa nakikita ko ngayon. Hindi ako makafocus sa sasabihin ko dahil sa pandesal na nakikita ko. Umahon siya sa pool. Ganun na lang ang pagngangako na mag-aahon siya sa pool. My God! Napatingin ako sa suot niyang trunks. Napalunok akong muli. Pinamayawangan ko siya ng tuluyang makalapit sa kinaroroonan ko. Napahilamos pa ito sa kanyang mukha. What is it? Masungit na tanong niya. Nakapamayawang pa rin ako sa kanya. Pinakita ko sa kanya ang sobre na hawak-hawak ko. Ito! Pakita ko sa kanya. Why? Is it not enough? Tumalikod siya at pumunta sa may umbrella house. Bumalik din naman kaagad sa kinaroroonan ko. May ibinigay siya sa akin. Here! Inabot niya sa akin yun. Ganun na lang ang pagtataka ko. Napatitig ako sa binigay niya sa akin. Binigyan na naman ako ng cheque. Ano to? Sabay taas ko sa dalawang cheque na hawak ko. 2,000,000 pesos. Bulag ka ba? Tipid niyang sagot at nilait pa ako. Alam ko, pero bakit mo ako binibigyan ng ganito kalaking pera? Tanong ko. Because that's what you want, isn't it? Sabi ko sa'yo may kapalit yan. Sabi pa niya. Hindi ko matatanggap to. Angal ko. Oh come on Elisa, barya lang yan. What's the big deal? Gamitin mo kung saan mo gustong gamitin. Wala akong pakialam. Tinalikuran niya na ako. Nagmadali naman akong sundan siya. Dahil sa kalampahan ko natisod pa ako. Kaya naman tuloy ang bagsak ko sa tubig. Dahil hindi ako marunong dumangoy para akong batang nalulunod. Ilang segundo pa hindi man lang ako tinulungan ni Carlos. Ganun lang pasalamat ko na may bisig na humawak sa bewang ko. Makalipas ang ilang minuto, inangat niya ako pataas sa tubig. Napapikit ako. Dinala niya ako sa gilid ng pool. Bukas ang mga mata ko pero nasa trauma pa rin ako sa nangyari sa akin noon. Naalala ko pa yung tinulak ako ni Carlos. Bukas ang mga mata ko pero ang diwa ko ay hindi makapagsalita. Hey Elisa! Yugyug ni Carlos sa aking mga balikat. What the? Bigla na lang niyang nilapat ang labi niya sa labi ko.
Ganun na lang ang buhok ko pagkatapos. May tubig ding lumabas sa bibig ko. Nakainom na pala ako ng kaunti. Damn! Bigla niya ako niyakap. Elisa, tinatakot mo ba ako? Mahigpit pa rin niya ako niyakap. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Nag-aalala siya sa akin. Naalala ko na naman ang unang beses namin dito sa pool. Ganito rin ang mga pangyayari. Napalayo ako sa pagkakayakap sa kanya. Hinanap ko ang cheque. Nahanap ng mga tako iyon sa Bermuda grass. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko nadala ko rin ito sa tubig. Bumalik ang tingin ko sa kanya. Nahuli ko siya nakatingin sa dibdib ko. Buwaba ang tingin ko sa katawan ko. Halatang halata pala yun dahil sa manipis kong kasuotan. Napanunok ako bago tuloy ang ibalik ang paningin sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita, inangkin na niya ang aking labi. Napapikit ako. Nagpaubaya ako sa paghagka niya sa akin. Napasingap ako dahil sa lamig. Tuluyan lang ang hinawakan ng nasa harap ko. May ginawa siya kaya napaaray ako. Sorry. Sandaling pagbitaw niya sa labi ko. Kakaibang tingin ang binigay niya sa akin. Ganon din ako. Nadadala ako sa mga tingin niya. Nanlambot kaagad ang aking tuhod. He carefully claimed my red lip. Nagulat ako na maramdamang pilit niyang tinatanggal ang aking pangitaas sa ilalim sa damit ko. I cannot help myself but whisper. Don't worry. There is no one else here. Napanunok pa ako sa sinabi niya. Ganon na lang ba yun? Basta na lang ako papayag. Basta ko na naman isusuko ang aking bataan. Pero sa huli wala rin nagawa ang isip ko kundi ang bumigay sa bawat haplos si Carlos sa akin. Tuluyan niya na nga natanggal ang damit ko. Maging ang aking pangitaas ay natanggal na rin niya. Dahil sa hiya ko ako nang humila kay Carlos na pumunta sa tubig. Nasa gilid kami ng pool. Nasa bewang ko ang tubig. Kaya kahit malamig ay hindi ko inindada sa ginagawa sa akin ni Carlos. Hanggang sa sinimula na namin ang mainit na laban. Hindi ko mapigil ang hindi maglakbay ang mga kamay ko sa itinatago niya. Walang hiya-hiya na ginawa ko yun. Elisa, stop it! Reklamo niya nang hilahin ko yung kanya sa ilalim ng suot niya. Bahagya ako natawa. Di ko alam kung bakit ko ginawa yun. Dahil ba nanggigigil ako o dahil ngayon ko lang nagawa yun? Pinigilan niya mga kamay ko. Di pa nga ako tapos sa paglalaro, Elisa. Hindi yan laruan para paglaruan mo. Reklamo na naman niya. Natawa na naman ako. Napigilan niya ang pagtawa ko sa bigla niyang ginawa sa akin. I am the only one who should be doing this to you. No one else. Bulong pa niya sa gitna ng mga ginagawa niya sa akin. I will mark the part of your body that you will never forget. Bulong niya at sumampas sa semento ng pool. Isinama niya rin ako. Hanggang nasa kalagitnaan kami ni Carlos ay may biglang napadating. Ay kabayo! Pareho kaming natigilan ni Carlos na narinig naming boses sa Jenna Lee. Nanlaki ang mga mata ko na makita sa Jenna Lee na nanlalaki rin ang mga mata. Diyos ko! Hindi ko po sinasadya. Patawad! Hingi niya kagad ang paumanhin. Nag-init ang pisngi ko. Nadatnan kami ni Jenna Lee sa ganitong ayos. Nakakahiya. Agad kong kinuha ang damit ko sa gilid ng pool. Mabuti na lang at binalik ni Carlos ang ibinaba niyang pajama sa akin. Di naman siguro pansin masyadong ginagawa namin dahil nasa tubig kami. Nakatakip ang mga mata ni Jenna Lee. What are you doing there? Inis sa tanong ni Carlos kay Jenna Lee. Sorry po sir, lalabas na lang po ulit ako. Di ko naman po alam na nagla-loving-loving pala kayo ni ma'am. Agad na hingi ng pasensya ni Jenna Lee. Ano pa bang magagawa ko? You've seen everything. You've seen what we are doing. Buksan mo na mga mata mo. Naistorbo mo na kami. Lubos-lubosin mo na. Halata ang pagkadismaya ni Carlos. Tss! Dagdag pa niya. Habang ako namumula dahil sa hiya. Sorry sir, sana po pala nag-doorbell ako. Sagot pang muli ni Jenna Lee. O di kaya sumawa ko sa labas na nandito na ako. Yuhu! Umaakto pa na sabi ni Jenna Lee. Mas lalo lang kumunot ang noo ni Carlos sa ginawa niya. Kahit hiyang-hiya sa nangyari, hindi ko napigilang matawa dahil kay Jenna Lee. Bumigay na naman ako. Mabuti na lang at hindi natuloy. Sobrang nakakahiya nangyari kanina sa pool. Hanggang ngayon nasa isip ko pa rin ang nangyari. Nakakahiya kay Jenna Lee. Nakita niya pa talaga kami. Bakit ba kasi napakabilis mong bumigay? Tinawagan ko si Papa na makita kami para ibigay sa kanya ang pera. Nagtagal pa ako sa kwarto dahil matagal-tagal rin kami nag-usap ni Papa. Hindi na muling kinuha ni Carlos ang sobrang pera na binigay niya sa akin. Kaya tinago ko lang yun sa damitan ko. Kahit anong balik ko naman sa kanya, ayaw niya talagang tanggapin. Nag-ayos ako at nagbihis na rin. Usapan kasi namin ni Carlos sa pupunta kami ngayon sa mansyon dahil may importante siyang sadya sa mom niya. At sinabi niya rin na wedding anniversary ng mom at dad niya ngayon. Pagbaba ako sa makintab na hagdanan, napansin kong naglilinis si Jenna Lee. Binati naman kaagad ako ni Jenna Lee.
Nag-wave pa sa akin. Alam mo na kung anong tingin nitong pinapakita niya sa akin. Alam kong may halong asar to. Jenna Lee, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Paalala ko sa kanya. Masama po bang tingnan kayo ng ganito, Miss Elisa? Muli ay humagik-hik ito. Sabi ko na nga ba, aasarin na naman ako nito. Tinaasan ko lang ito ng kilay. Nangaasar na naman to dahil sa nakita niya sa pool. Sobrang nakakahiya ang nangyari. Natigil din naman ang pagtawa niya at biglang sumeryoso. Miss Elisa, nasa labas po si Sir Carlos. Kanina pa kayo hinihintay sa loob ng kanyang kotse. Buta na lang, pinaalala ni Jenna Lee. Munti ko nang makalimutan. Kailangan ko palang magpaalam kay Carlos na hindi ako makakasabay sa kanya. Nagmamadali na ako lumabas. Baka magalit yun na pinaghintay ko ng matagal. Galit na nga yun kanina at wala sa mood. Ayoko nang dagdagan pa ang pagkawala niya sa mood. Natanaw ko siya mula sa gate. Nakikita niya ako. Nakababa ang tinted window ng kanyang sasakyan habang pinagmamasan akong palapit sa kinaroroonan niya. You've been taking so long. What did you do inside and made me wait here for so long? Galit na naman ito. Salubong ang kanyang mga kilay na nakatingin sa akin. Sinasabi ko na nga ba, mainip ito sa paghintay sa akin. Di ko naman kasi alam na kanina pa siya nandito sa kotse niya. Sorry, agad na sagot ko. Hindi pala ako makakasabay sa'yo. May pupuntahan kasi ako eh. Paalam ko sa kanya. Salubong kaagad ng kanyang kilay. Is that important? How important is that to you? You made me wait here for a long time and then you will say that you wouldn't come? God damn it! Tinaas nito ang kanyang tinted window. Sinasabi ko na nga bang magagalit siya. Narinig ko ang pagbuhay niya sa makina. Walang salitang iniwan ako. Umalis ito na walang pasabi sa akin. Iniwan niya ako nakatayo lang habang pinagmamasdan ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan. Pinaharurot ito ang kanyang kotse. Nakatanaw lamang ako sa pag-alis niya. Carlos, POV. Carlos, iho. Mom greeted me immediately. She greeted me immediately with a kiss on the cheek. I am not in the mood because of what happened earlier. Ilang minuto akong pinaghintay ni Elisa. Pagkatapos sasabihin niya hindi siya sasabay sa akin. Saan siya pupunta? Sa lalaki niya? May iba bang pinagkakabalahan siya? Well, I don't care. Si Elisa, hindi mo kasama? Mom asked me. No, she left. She went somewhere else and I don't care. Sagot ko dito. I'll go straight inside. Chris came out of the kitchen, running towards me. Daddy! Chris runs up to me. He has only been here in the mansion for a few months and he already knows how to pronounce daddy. He used to call me Ode, which is I don't like. Sounds ogre. Kahit masama ang timpla ko ngayon, sinalubong ko ang kanyang yakap. Binuhat ko pa ito at hinalikan sa kanyang buhok. Habang tumatagal, malaki na ang pinagbabago ni Chris dito sa mansyon. Ibinaba ko naman siya kaagad. Hindi ako sanay sa mga bata, pero may dala akong pasalubong para sa kanya. Nasa kotse ko pa ito. Manang, I called our maid. Pakikuha ng pasalubong ko para kay Chris. Binigay ko dito ang susi ng kotse para kunin ang dala ko para kay Chris. Nang marinig yun ni Chris, nagtatalon ito sa tuwa. My love for Chris is not even obvious, but God knows how much I love him. I faced Mom again. Binati ko ito sa kanilang anniversary ni Dad. Happy anniversary, Mom. Ganito lang kasimple ang gusto ni Mom. Hindi na siya nagpa-party ng bongga. Kompleto lang kami, ayos na sa kanya. Pero si Dad wala pa rin hanggang ngayon. Napalingon ako sa aking likuran ng humahangos na lumapit sa amin si Elisa. Salubong kaagad ang kilay kong tinignan ito. Papaano nakarating agad siya dito sa mansyon? She seems to have run a kilometer away. I'm sorry po, pasensya na po at late ako. Humahangos pa na hingi niya ng pasensya. Alam niyang anniversary ni Mom ngayon. Sinabi ko kanina habang nasa pool kami. Tinaasan ko lamang ito ng kilay. Mukhang pagod na pagod ka, iha? Tanong ni Mom. Ome! Salubong kagad ni Chris sa Mom niyang pawis. Binuhat naman niya si Chris. Hinalikan din niya ito sa pisngi. Opo, tinakbo ko po mula sa gate papunta dito sa loob. Akala ko po kasi late na ako. Happy anniversary po, Ma'am. Mama. Bati nito. Di mo naman kailangan tumakbo. Nagbuka ka patuloy basang sisiyo sa pawis mo. Sabi ko dito. Carlos? Saway naman ka agad sa akin ni Ma'am. Magpalit ka na lang muna ng damit sa taas, Elisa. Pawis na pawis ka. Utos ni Ma'am sa kanya. Hindi pa naman magsisimula, may bisita pa akong darating. Dagdag pa ni Mom. At sino naman ang ibang bisita niya? Agad kumunot ang naoko. Sino pa ba ang in-invite ni Mom? Wala na akong panahon para magtanong. Nauna na ako umakit sa taas.
magpapahinga na lang muna ako. Elisa's POV. Grabe, ang malas ko naman sa araw na to. Ngayon punong-puno ng mga jeep kung kailan naman naghihintay ako. Kapag naman nasa loob ako nasasakay ni Carlos, natatanong ko mula sa loob na malawag yung mga jeep na dumadaan. Pero ngayon halos punong-puno silang lahat. Pagkatapos ko maibigay ang pera kay Papa, umalis na rin ako kaagad. Ngayon maayos na ang pakiramdam ko. Parang natagalan ako ng tinik sa mga oras na to. Hindi na ako masyado nag-aalala para kay Papa. Mababayaran na rin niya ang kanyang pinag-uutangan. Sa wakas, may jeep ding hindi puno. Nakasakay din ako pagkatapos ng ilang minuto kong paghihintay. Bago pa man ako makasakay ay pawisan na ako. Halos takbuhin ko rin ang pagpasok sa mansyon, kaya naman nadagdagan pa ang pawis ko. Nadatnan ko si Carlos at si Mama, kasama si Chris. Nagsinungaling na lang ako sa kanilang tinakbo kong papasok dito pero ang totoo, may nalas ako at ilang minuto kong hindi agad nakasakay sa jeep. Baka isinumpa ni Carlos ang pag-alis ko kanina, kaya ang malas ko kanina. Hindi naman maipinta ang mukha ni Carlos na nakatingin sa akin. Galit pa rin to. Ano naman kaya ang kinagagalit niya? Umakit na muna ako sa dati kong tinutulugan dito sa mansyon. Papasok na ako na may tumawag sa akin. Si Manang Sabel lang pala. May dala-dala itong damit. Iha, ito damit ni Miss Sylvia. Hindi naman daw niya ito naisuot. Nasa dressing room niya lamang nakatago. Isuot mo raw muna ito. Ibinigay sa akin ni Manang Sabel ang kulay yellow na dress. Maraming salamat po, Manang. Yumuko ako para magbigay galang kay Manang. Walang anuman, iha. Hala, magbihis ka na. Matutuyan ka ng pawis sa likod mo. Sabi nito. Feeling ko sa mga oras na to para akong bata na pinagsasabihan ng nanay. Napangiti ako. Maraming salamat po ulit, Manang. Sabi ko dito at tuloy nang pumasok sa loob ng kwarto para magbihis. Kagaya ng nakasanayan ko pagpasok sa kwarto, agad kong nilak ang pinto. Tinanggal ko ang suot kong dress. Nalaglag iyon sa sahig. Ganun na lamang ang pagkagulat ko na makita si Carlos sa kama. You are really just tripping anywhere. Ay, kabayo! Halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko nang marinig kong boses ni Carlos. Hindi ko siya napansin nang pumasok ako. Nakatagilid siya sa kama habang nakatingin sa akin. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nandito sa loob ng kwarto? Hindi ko na malayan ang pagkakita dito. Kaya pala nawala siya sa baba. Tinakpan ko ang sarili gamit ang hawak kong dress na bigay ni Mama Sylvia. What are you hiding? I saw that already. Nagbuklat siya ng libro. Carlos, pwede ba lumabas ka muna? Magbibihis lang ako. Magbihis ka? Huwag mo ako intindihin. I am not looking. Sagot naman niya. Tinuon na ulit nito ang kanyang paningin sa libro. Kunwari nagbabasa. Kahit di siya nakatingin, hindi naman ako makapagbihis kung may ibang tao dito sa kwarto. Palabas na ako at bubuksan ko na ang pinto. Ganun na lang ang pagpilit kong pagpihit sa doorknob. Hindi ko na mabuksan. Ilang beses kong pinihit iyon pero ayaw talaga. Hindi mo mabubuksan yan. Don't insist. Napalingon ako sa kanya. Nakatingin ito sa akin. Bakit? Bakit hindi mabuksan? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Ngumisi pa ito. Itinabi nito ang binabasang libro sa table. Buwaba siya sa kama at unti-unting lumapit sa kinaroonan ko. Anong masama kung mabibihis ka ngayon dito sa loob ng kwartong to? Natatakot ka ba na makita ko, Elisa? Nakita ko na yan. Sabi pa niya habang papalapit sa akin. Ako naman tong atras ng atras, hanggang sa wala na nga akong maatrasan. Sa katagalan na corner niya na ako sa pinto. Napasundal ako sa pinto nang mawalan ako ng maatrasan. Napapikit ako ng tangkaing niyang hawakan ng mukha ko. Ilang minuto ang lumipas, walang kamay na humaplos sa aking mukha. Napamulat ako, napahiya pa ako. Ang mga kamay niya nakatukod na sa pinto. Numisi ito. Inaasahan mo bang hahaplosin ko ang mukha mo? Pangaasar niya pa. Napahagat labi ako, napahiya kasi ako. Yun talagang inaasahan ko pero hindi pala yun ang gagawin niya. Bumaba ang tingin niya sa aking labi. Tinigil ko ang pagkagat sa aking labi. Pero dumampi sa labi ko ang kanyang daliri. Pinigilan niya ang pagtigil ko sa pagkagat ng lower lip ko. You know what? Every time I see you like that, I am attracted to you, Elisa. Punong-puno ng pagnanasa sa kanyang boses. Napapaos pa itong sabi niya sa akin. Nanatili pa rin ang daliri niya sa labi ko. Sa pagkakataon to, parang totohanin niyang hahagal na nga niya ako. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tumikim ako. Humanap ako ng daan para makalis sa kanya. Pero hindi niya ako binigyan ng space para makaalis sa bisig niya. Carlos, magbihis
Hindi ko na ituloy ang sasabihin nang muli niyang tinakpan ang labi ko gamit ang kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako nakagalaw. Sandali lamang iyon. Agad din naman niya akong binitawan. Nagkatitigan kami. "It is just my kiss that will make you stutter," he said. Napalulok ako. Masyado na ata siya nasasanay sa paghalik niya sa akin. Wala naman kami. Isa pa, hindi niya ako girlfriend or asawa, pero bakit niya ginagawa sa akin to? Hindi ko talaga siya maintindihan. Mahal na ba niya ako? O init lang katawan lang ang nararamdaman niya para sa akin? Wala na akong hiyapan na itanong sa kanya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin. "Carlos, ano ba talaga tayo?" tanong ko sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. "What do you mean, anong tayo?" Nagmamaang-maangan pa siya. "Unang-una, bakit mo ko hinahalikan? Pangalawa, ilang beses na may nangyari sa atin. Wala lang ba yun lahat sa'yo?" Matapang kong tanong sa kanya. Binawi niya ang kanyang mga kamay. Tila nag-iisip. Hindi ko inaasahan ang pagtawa niya. "Bakit, Elisa? Inaasahan mo bang may dahilan kaya ako ginagawa to? Iniisip mo bang mahal na rin kita kaya kita hinahalikan?" Tumatawang sabi pa nito. Hindi ko inaasahang tatawanan niya lang ang confession ko. Para akong tanga at sira. Pinag-iisipan kong halik niya. Iniisip kong mahal na rin niya ako dahil nahagan niya ako. "Ang hagkan ay ginagawa ng kahit na sino. I kiss you because that's what I want. But that doesn't mean I like you, Elisa. Love is different from lust." I suddenly realized what he said. "Ang tanga mo rin kasi. Pupahig ako sa gusto niya. Pinapayagan ko siyang gawin ang gusto niya kahit hindi ko naman alam kung ano ang nararamdaman niya para sa akin." Mali siya. Ang hagkan ay ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan. Ang pakikipagtalik ginagawa ng magkasintahan o mag-asawa. So itong ginagawa niya sa akin, malinaw na sa akin pag nanasa lang lahat ng ito. My tears could not be stopped from what he said. Yumuko ako. Kumawala ako sa mga bisig niya. Tinungo ko ang banyo. Magbibihis na ako. Ilang minuto pa ako sa banyo. Kahit tapos na ako magbihis, mas pinili kong wag na lang munang lumabas. Inilabas ko ang lahat sa sakit na nararamdaman ko. Kinalma ko ang aking sarili. Narinig kong may nag-uusap sa labas at sinilip ko yun. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko si Joseph at si Carlos. Nag-uusap. Lumabas din ang mga ito. Saka lang din ako lumabas na makaalis siya. Inayos ko ang sarili. Ayokong mahalata nilang umiiyak ako. Pagbaba ko, marami ng tao. Hindi ko kilala ang ibang bisita ni Mama Sylvia. Nahagip na mga mata ko si Fatima. Kausap niya si Joseph at si Carlos. Masaya sila nag-uusap. "Ome!" Tumatakbong lumapit sa akin si Chris. Binuhat ko si Chris. Kumaway naman sa akin si Mama Sylvia. Pinalapit ako sa kanilang pwesto. Nakakahiya pero lumapit naman ako sa kanila. "Hi po!" Bati ko sa mga ito. "Is she Carlos' girlfriend?" Tanong ng isang babaeng kasing tanda ni Mama Sylvia. Pero kahit na may edad na mga ito, maganda pa rin ang mga ito. Litaw ang kagandahan. Hinila naman ako ni Mama Sylvia. Palapit sa kanya. "Yes, and this is my apo." Pakilala niya sa aming dalawa ni Chris. Parang kailan lang, si Fatima ang hinahabol-habol ni Carlos. Tapos ngayon may girlfriend na pala? Sabi naman ng isa. "Yes, kala ko nga silang dalawa magkakatuluyan ng anak kong si Fatima. Masaya kami para sa inyo, iha." Nakangiting bati sa akin ni Fatima. "Isa lang ang hindi ko kilala. Ngayon lang ko sina ito nakita. Ipapakilala ko sa mga best friends ko, Elisa. Simula't simula, sila ang karamay ko. Si Tita Merly mo, siya ang mom ni Joseph. Kilala mo si Joseph, right?" "Siya pala ang mami ni Joseph, kaya pala may hawig sa kanya si Joseph." Tumango naman ako. "Siya naman si Tita Maggie mo, Fatima and Ryan's mom." Pakilala ni Mama Sylvia sa mom ni Fatima. "Ah, nagkita na kami. Hindi ko lang matandaan kung saan." "Alright, sa birthday party ni Fatima. Nandun kayo ni Carlos, right?" Tanong nito sa akin. Natatandaan pa pala niya yun. Tumango ulit ako. Magkakilala pala silang tatlo. Kaya pala mag-best friend din si Fatima, Joseph at Carlos. "Napaka-cute naman this little boy. What's his name?" Pinisil pa ni Tita Maggie ang pisngi ni Chris. Napa-aho naman agad si Chris. Nagdawanan kami. "Nasaan nga pala si Ryan?" Tanong ni Mama kay Tita Maggie. "Ah, parating na yun. Sabi niya may dadaanan pa raw siya." Sagot ni Tita Maggie. "Pupunta rin pala si Ryan dito." Sinulyapan ko ang grupo ni Carlos. Nagtatawanan silang tatlo ni Joseph at Fatima. Mukhang masayang masaya sila. "Pwede bang ako muna ang magkarga sa napakakit na batang yan?" Muli ay kinarot ni Tita Maggie ang pisngi ni Chris.
Napakagwapong bata. Manang-mana kay Carlos. Takot tuloy lumapit si Chris kay Tita Maggie. Sa huli, lumapit pa rin to. Elisa, bakit di ka lumapit sa kanila? Tinuro ni Mama Sylvia ang pesa ko nasa naroon sila Carlos. Ngumiti akong pilit. Hindi ko kasi alam kung kaya ko makipagplastikan kay Carlos. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko siya. Kung gaano siya kasi nakausap si Fatima. Kung paano niya titigan ng husto si Fatima. Nasasaktan ako dahil kahit kailan ay hindi ako magagawang tingnan ng gano'n ni Carlos. Hindi siya gano'n kasaya kapag ako ang kasama niya. Madalang ko lang siya makita nakangiti. Paminsan-minsan napapasilap ako sa kinararoonan ni na Carlos. Nahuli ko siya nakatingin sa pwesto ko. Agad ko din namang binawi nito ang tingin. Na magutom kami at nakahanda ng pagkain sa dining, sabay-sabay na kaming lumapit sa inihandang mesa. Katabi ko si Carlos. Sa kabilang side naman ay si Chris. Sinusubuan ko kasi ito. Bakit hindi pa kayo magpakasal, Carlos? Natigilan ako sa tanong ni Tita Merly kay Carlos. Si Carlos naman ay muntikan pang masamid sa kinakain. What's wrong? May anak na kayong dalawa. Dapat magpakasal na kayo. Mas mabuti ang kasal dahil wala na makakaagaw pa. Ikaw rin, Elisa. Baka matulad ka nitong Mommy Sylvia mo. Muntikan pang iwan dahil sa sekretary. Tumatawang sabi ni Tita Merly. Merly? Saway ni Mama Sylvia. Joke lang. Nagpapatawa lang ako. Agad naman nabawi ni Tita Merly. Ano na nga pala nangyari sa sekretary ni Wilson? Wala na akong balita. Sa tagal ba naman namin sa ibang bansa? Sabi pa nito. Matagal na rin kaming walang balita. Ang sabi na sa probinsya na raw to kasama ng anak niya. Kung malaki na yun ngayon, siguro magkasintanda na sila ngayon ni Carlos. Sagot naman ni Mama. Hindi ko maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Huwag na natin pag-usapan yan. Past is past. Matagal na naming ibinaon sa limot ang nakaraan. Sumali naman sa usapan ng dad ni Carlos. Sorry, am I late? Sabay-sabay kaming napalingon sa bagong dating. Kakarating lang ni Ryan, may dala at hawak na 5 bouquet. Ang dami naman niyang dala. Sorry na late ako, tita. Happy wedding anniversary. Para po sa'yo, tita. Ibinigay ni Ryan kay mama ang 1 bouquet. Humalik pa ito sa pisngi. Thank you, Ryan. Napaka-sweet na bata. Kailan kaya magiging katulad mo si Carlos? Sinulyapan naman ni mama si Carlos. Ganon din ako at napatingin sa reaksyon ni Carlos. Wala naman itong reaksyon. Naalala ko pa yung pagsundok niya kay Ryan sa reunion. Para naman sa ito, Tita Merly. Humalik din ito sa pesgi ni Tita. Thank you. Napaka-sweet. Tanging sabi ni Tita Merly. At syempre, magpapahuli ba naman ng mom ko? Binigay din ito kay Tita Maggie ang 1 bouquet. And to my one and only elder sister. Binigay niya rin yon kay Fatima. May isa pang natitira. Napalunok ako. Wala nang ibang babae kundi ako na lang. Napatingin silang lahat sa akin. Ganon din si Carlos. Nakatingin na rin sa pwesto ko si Ryan. The last but not the least, sa isang babaeng napakaganda sa paningin ko. Ayoko mag-assume na ako yun. Napayoko ako dahil sa kahihiyan ngayon. Lahat sila sa akin nakatingin. This one is for you. Ganon na lang ang pagtaas ng tingin ko. Nasa harapan ko na ngayon si Ryan. Inabot niya sa akin ang huling bouquet. Napatingin ako sa paligid. Lahat sila ay nakangiti. Iba ang ipinakitang reaksyon ni Carlos. Mukhang susuntokin na naman ata nito si Ryan. Tinanggap ko ang bouquet. Wala namang meaning yun. Lahat kaming babae binigyan ni Ryan. Kinabigla ko pa ang bagyoko niya at ginawaran niya ako ng halik sa akin pisngi. Thank you. He whispered after he kissed me on my cheeks. Umupo na sa napiling upuan si Ryan. Silulipan ko si Carlos. Nakatingin din siya sa akin. Kalmado na ito, hindi tulad kanina na nakakuyom ang mga kamao. Bumalik din ang tingin ko sa aking harapan. Nagsimula na kaming kumain. Sana someday makahanap din ako ng babaeng katulad ni Elisa. Lahat kami ay napatingin kay Ryan. Dahil sa sinabi niya, makakahanap ka rin, iho, ikaw pa. Napakagwapo mo. Malabong wala magkakagusto sa'yo. Wika ni Mama Sylvia. Nagtawanan sila tita at tito, ang daddy at mommy ni Ryan. Imposibleng makahanap ng babae ang anak ko. Napakabihikan sa babae. Loko ni Tito Homer. Ilan na nga ba naging girlfriend mo, anak? Tanong ni Tita Maggie kay Ryan. Napatingin ako kay Ryan. Ganon din siya sa akin. May babae pero walang girlfriend? Mapaglaro sa babae si Ryan. Di ko nga alam kung may pag-asa pa ba na magseryoso yung anak ko. Sabi naman ni Tito Homer. Noon yon, Dad. Yung buko ako na ibaling ni Ryan sa akin ang kanyang tingin. Pero ngayon may isang babae ako nagugustuhan. Baka sa susunod ipapakilala ko siya sa inyo. Nakangiting sabi ni Ryan. What are you looking at, Elisa?
Is she the one you are referring to? Malabo na ang gusto mo mangyari, Ryan. She is already mine. Maraing sabi ni Carlos. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Napalunok ako at the same time, medyo nalaki ang mga mata ko. Paano nasasabi ni Carlos ang katagang yun? Ngayong kaharap namin ang kanilang mga magulang. Baka nga hindi pa nila alam na sinuntok ni Carlos si Ryan. Ano bang sinasabi niya? Sa halip na mag-react si Ryan ng kung ano, tumawa lang ito. Wala pa akong sinasabi, Carl. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Elisa. Bakit napaka-defensive mo? Ang alam ko kasi wala naman talagang kayo, hindi ba? Tumatawang sabi ni Ryan. Ryan? Sawa ni Tita Maggie dito. Nagpunas sa bibig si Ryan. Nagkibit balikat naman si Ryan. Lahat sila'y nakatingin kay Ryan. Mukhang uminit ang tensyon ng dalawa. Ryan, aren't you still changing? Are you still fighting until now? Sawa ni Tita Maggie. Ibig bang sabihin hindi na talaga magkasundo noon pa silang dalawa? I'm sorry, Tita. Agad na hingi ng pasensya ni Ryan kay Mama Sylvia. It's okay, Ryan. Naiintindihan kita. Sagot naman ni Mama Sylvia. Kahit pa si Carlos ang anak niya, hindi niya naman kinokonsente si Carlos. Maya-maya lang nawala rin ang tensyon. Nagpatuloy kami sa pagkain. Lumapit naman si Manang Sabel sa amin. Miss Sylvia, narito na po ang mga newspaper na gagamitin. Sabi ni Manang Sabel sa gitna ng pagkain namin. Tumayo ka agad si Mama. Ah, oo, nakalimutan ko. Para masaya maglalaro tayo. Sabi nito. Pareho kami nagtaka kung anong lalaruin. Oh, come on, Sylvia. Hindi na tayo bata. Natatawang sabi ni Tita Merly. Sino nagsabi sa iyong para lang sa mga batang larong to? Sinadya ko to dahil gusto ko maging masaya sa araw na to. Lahat tayo ay stress sa ating kanya-kanyang kumpanya. Kaya naman magpakasaya tayo sa araw na to. Masayang-masayang wika ni Miss Sylvia. I agree, Tita. Sang-ayon ka agad ni Ryan. Naunang tumayo si Mama Sylvia kaya tumayo na rin ako. Nagpaalam na rin ako sa kanila. Gusto ko kasing tulungan si Mama na mag-ayos sa kung ano mang aayusin. Thank you, Elisa. Agad na sabi niya na makalapit ako sa kanya. Nakaayos ng lahat. Nagkalat lang kami ng mga ilang newspaper sa sahig. Ano pong gagawin natin sa mga ito? Naguguluhan kong tanong. Malalaman mo mamaya. Sagot naman ito. Kinaya ko na lamang ito. Naglatag na rin ako ng ilang newspaper sa sahig. Pumalakpak si Mama Sylvia. Kaagad nag-echo ang malakas sa tunog ng sound system. Okay, guys. Hindi ko na malayo ng pagpunta sa gitna. Salamat at nandito lahat ng best friend ko. Alam niyo naman na makita ko lang kayo masaya na ako. Hindi niyo ako binigaw sa kahilingan ko. My two beloved best friends. Alam niyo naman kung gaano ko kayo na-miss. Announced si Mama sa gitna. Lahat kami nakatingin sa kanya. Katabi ko si Fatima. Si Ryan at Joseph naman at si Carlos ang magkakatabi sa kabilang side. How are you, Elise? Mahinang tanong sa akin ni Fati. Ayos lang ako. Tipid kong sagot dito. Good. Bumalik ang tuon namin sa harapan. Nag-a-announce pa rin si Miss Sylvia. Carlos, Ryan, Joseph, Fatima and of course the new member of the family, Elisa. Patuloy na announce si Mama. Ano kayang gustong ipagawa ni Mama? Huwag niyo akong tatanggihan. Gusto ko maging masayang araw na to sa ating lahat. Nagkatinginan kaming lima. Naglalaro kayo ng paper dance sa araw na to. Patuloy na announce si Mom. What the? Paper dance? Ano yun, bata? Tuwang-tuwa naman itong dalawang katabi ko. Naiwan ako sa kinatatayuan ko. Excited pa nga si Joseph na lumapit sa gitna para maglaro. Ganoon din si Ryan. Lumapit na rin si Fati at Elisa. Ngiti-ngiti naman si Ryan habang nakatingin kay Elisa. Ano bang akala niya? Papayag akong mapalapit siya kay Elisa? Siyempre hindi. Kahit labag sa loob kong larong ito, lumapit pa rin ako sa kanila. Okay, ganito. Dahasyam lang kayo kapag nagsimula ang musika, iikutan niyo ang dalawang pirasong newspaper. Kapag huminto ang musika, saka kayo magpa-partner at aapakan niyo na pili niyong newspaper. Dahasyam lang kayo, isang sigurado matatanggal. Kapag natanggal ang isa, tatanggal na rin ang isang newspaper, so 8 kayo matitira. Sunod na matatanggal, dalawang partner na hindi makakaapak sa newspaper. Paliwanag ni Mom. Okay, game kami dyan. Sang-ayon ni Tita Merly. Ang matitirang partner, ang dalawang partner, kakain ng grapes sa itaas ng tiyan ng kanilang partner. Muli ay sabi ni Mom. Labag sa loob kong larong to. Okay, game na. Music, please. Halatang excited si Tita Merly. Nagsimulang mag-play ang music. Galingan mo, Carl. Bulong sa akin ni Ryan. Salubong ang aking kilay na tinignan ito. Nagsimula na kaming umikot sa apat na newspaper habang naka-play. Tumigil ito kaya nag-uunahan kaming lumapit sa newspaper.
Si Fatima nakasama ko sa newspaper. Si Ryan naman at si Elisa magkasama. Nakayakap na ako ngayon kay Fatty dahil sa takot na malabas ang paa namin sa newspaper. Ganun din si Ryan at Elisa. What the? Okay, I'm sorry, Joseph. Ikaw ang kauna-unahang matatanggal. Announced si Mom. Si Joseph ang una natanggal. Daya naman, tita. Lahat sila may partner. Ako lang naman ditong wala. Kumakamot na reklamo ni Joseph. Nagtawanan sila sa reaksyon nito. Hay nako, anak. Bakit kasi di mo dinalang girlfriend mo? Natatawang sagot naman ni Tita Merly. Joseph's mom. Kailan ba naman nagka-girlfriend ang kumag na yan? Nagpatuloy ang laro. Sunod namang natanggal si Tita Maggie at Tito Homer. Kaming dalawa ni Ryan ang nag-aagawan sa newspaper. Kami magkasama sa isang newspaper. Bakit takot kang yakapin ako, Carl? Hindi ako bakla para katakutan mo. Asar nito. Shut up, Ryan. Saway ko dito. Ngayon ba pwede ko nang ligawan si Elisa? Wala naman kayo, hindi ba? Salubong ang kilay kong tiningnan ito. Mabuti na lamang at napigilan ko pang sarili ko dahil kung hindi. Isang suntok na naman ang pakakawalan ko sa mukha nito. Pasalamat sa tandito sila tita at tito. Kung hindi, kanina pa may bukol sa akin ang lalaking to. Nagpatuloy ang laro. Kasunod namang natanggal ay si Tita Merly at Tito Nolly. Ano ba yan? Di pa nga ako nag-e-enjoy. Reklamo ni Tita Merly habang tumatawa ito. Ang natira ay kami na lang apat. Muli nagsimula kaming umikot until the music stopped. Hindi ka agad ako nakapunta sa newspaper. Si Ryan at Elisa ang naunang makaapak sa news. So, ibig sabihin nito, si Ryan, kakain ng grapes sa ibabo ng tiyan ni Elisa? What the? Okay, the winner is Ryan and Elisa. Congratulations! Mom announced it. Naghiyawan silang lahat. Grapes! 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 Sigaw ng mga maids. Mukhang gustong gusto naman ni Elisa. Paano ba yan? Di mo kasi ginalingan eh. Napunta tuloy sa iba si Elisa. Sa sunod, galingan mo na kasi. Naunahan ka pa eh. Harata namang sasabog ka na. Bigla na lang bulong sa akin ni Joseph. Eh, nasarap pa talaga ako. Naghiyawan na sila mom at si tita. Humiga sa nakalatag na tela si Elisa. Humiga ito sa sahig na may nakalatag na tela. Seriously? Gagawin talaga nila ang prize na yun? Carlos, anak, huwag ka magagalit. This is just a game, anak. Announced ni Mom. Paano hindi ako magagalit? Hindi ko papayagan magkaroon ng pagkakataong malapat ang labi ni Ryan sa tiyan ni Elisa. The hell no! Hindi ako makakapayag. Habang nilalagyan pa ng grapes ang tiyan ni Elisa, lumapit na ako dito. Ayoko maging rude sa mga bisita. But sorry, ito ang gagawin ko. Hindi lang ako patayo sa Elisa. Pagtataka naman ang sinlubong na tingin sa akin ni Elisa. Wala akong pakialam na magalit sa akin ang lahat. Hindi ko pinapahiram ang babaeng sa akin. Hindi ko papayagang dumampi ang labi mo sa tiyan ng babaeng ina ng anak ko. Agad kong hinila palayo sa Elisa. Narinig ko pang pagtawag sa akin ni Mom. Nadaanan ko si Tita Maggie. I'm sorry, Tita, for being rude to your son. Paumanhin ko kay Tita. Hinila ko na palayo sa Elisa. Dinala ko siya sa garden. Tanging liwanag ng buwan lang ang tayong nagbibigay ng liwanag sa amin. Binitawan ko naman ang kamay niya. Ano bang problema mo, Carlos? Kailan pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na sigawan ako? My problem is you. Turo ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit uminit ang dugo ko kapag si Ryan nakikita kong lumalapit-lapit sa kanya. Am I jealous? Shit! Teka, bakit ako? Anong problema mo sa akin? Because you are just flirting with that guy. That Ryan! I shouted at her. Napanga naman ito. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman to. Am I in love with her? Ano? Ako nakikipag-flirt? Laro lang yun. It is just a game. She shouted back at me. Ang lakas pa ng loob na sigawan ako. Teka, eh bakit ka ba nagagalit? Teka, nagsiselos ka ba? No, of course no. I denied it. Am I already jealous? Tinalikuran niya ako. Agad ko namang nahawakan ang kamay niya. Nasa ganong posisyon kami nang bigla na lang magsalita out of nowhere si Ryan. Elisa, sinasaktan ka ba niya? Lumapit siya sa aming dalawa ni Carlos. Just leave us alone, Ryan. Pagpapaalis ko dito. Hindi ako aalis, Carl. Until hindi yun sinasabi ni Elisa, hanggat di si Elisa nagpapaalis sa akin. Matapang na sagot ni Ryan. Karon na ba sila ka-close? Mas close ba silang dalawa kaysa sa aming dalawa ni Elisa? I said leave. Mariin kong taboy dito. Mukhang hindi talaga ako susundin. Ayos ka lang ba, Elise?
Tell me if sinasaktan ka na ni Carlos. Huwag kang matakot sabihin sa akin. Lalong kumunot ang noo ko sa sinabi nito. I sarcastically laughed. Bakit ka naman sasaktan sa Elisa ha, Ryan? I continued laughing. Malay ko ba na sinasaktan mo na pala sa Elisa? Ayaw niya lang sabihin dahil natatakot siya. He answered. Away namin to, so kung ako sa'yo, huwag ka na makisali. Di ka naman kasali. Kasali na ako ngayon, Carl. Narinig kong pangalan kung binabanggit mo, so it means kasali ako sa galit mo. Ah, so you are listening to our fight? I approach Ryan. We both look at each other badly. Tigilan niyo yan. Ryan, pwede ba na iwan mo na lang kami muna? Nauutal pang sabi ni Elisa. Kung yun ang gusto mo, Elise, pero huwag ka magdadalawang isip na sabihin ako kapag sinaktan ka ng lalaking to. Turo ni Ryan sa akin. Leave, Ryan. Pagtatabuyan ko dito. Na makaalis si Ryan, hinarap akong muli ni Elisa. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Carlos? Bakit ka ba galit na galit kay Ryan? Seriously, hindi niya alam? Nakikipag-flirt ka sa lalaking yon. Hindi ako nakikipag-flirt kay Ryan. Nakikipag-flirt ka. Muli ay sabi ko. Alam mo, kung hindi mo pa sasabihin ang dahilan kung bakit bigla ka na lang nagagalit, mas mabuti pa si Ryan lang kakausapin ko. Tinalikuran niya na ulit ako. Hindi ako makakapayag na kausapin niya si Ryan. Ilang hakbang niya palayo sa akin. Elisa! Banta ko. Hindi niya ako nilingon. Elisa! Sigaw ko pa rin dito. Hindi niya pa rin ako nilingon. Sinundan ko ito at hinila muli palapit sa akin. One more step away from me, Elisa. I brought it to my chest. Her face was on my chest. I slowly touched her face. I caressed her reddened cheek. Her eyes were so humble looking at me. How can I stop her from kissing at this time? At this time, I don't want to fool myself anymore. I can no longer deny that I love Elisa, because now I will confess to her. I can no longer hide how I feel, because the more I hate her, the more I love her. I caressed her face. Elisa, umpisa ko. She was just staring at me, waiting for me to say, Elisa, how can I tell you how I feel? Her eyes widened. Her lips parted. She seemed to be waiting for me to say something. Ngumiti ito. Carlos. When she calls my name, I wish I could always hear her calling my name. I brought her hand to my chest. I don't know how to say it. Elisa. You set my heart on fire, Elisa. Pag-uumpis ako. Her eyes widened. I don't know what to do, but it's true. I'm jealous. I got jealous every time I see you surrounded by other men. Gusto ko ako lang since I have been with you. I've only felt anger towards you. Pero hindi ko akalaing sa galit ko sa'yo, mapapalitan pala yun ng pagmamahal. I love you, Elisa. I love you so much. I brought her hand to my lips. I kissed it. I saw Elisa's tears trickle down her cheeks. Why is she crying? Did I say something bad that could make her cry? Elisa, why the hell are you crying? I asked her a confused question. Ngumiti naman to pagkatapos. Matagal ko na kasing gusto marinig sa'yo to. Ngayon narinig ko na mula sa iyong mahal mo rin ako. Ngumiti pa ito. Tumingkayad siya at ginawaran niya ako nang halik sa aking pisngi. I was stunned. She kissed me on the forehead, on the nose and on my lips. Hindi ba dapat ako ang gagawa nun? I asked her then. Ang tagal mo kasi eh. She replied laughing. I laughed too. I hugged her tight. I love you. I whispered full of love. Ngumiti naman ito. Tumingkad muli and gave me another smack kiss on my lips. I love you too, Carlos Sungit. Kinabukasan, sabay kaming pumasok sa office si Carlos. Magkahawa pa kami pamay na pumasok. Halos ayaw niyang bitawan ang kamay ko. Kaya lahat ng nadadaanan naming employee ay hindi napapaligtas ang pagkahawa kamay namin. Habang ginagawa niyo, halos nasabog na ako sa kilig na nararamdaman ko. Feeling ko bumalik ako sa teenager life. Maaga pa para magchismisan. Go back to your jobs. Sita ni Carlos sa mga ito na makadaan kami. Nagkanya-kanya naman itong balik sa mga pesto. Wala pa rin akong imik. Hindi lang ako sanay na ganito sa akin si Carlos. Biglang naging sweet na siya sa akin dahil kami na. Simula ng gabing hindi niya ako patungo sa garden at nag-confess siya sa akin. Di lang ako makapaniwala na gusto niya rin pala ako. Mahal niya ako. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Bakit ka nakangiti? Napansin niya pala ang pangiti ko na makapasok kami sa kanyang office. Nabigla pa ako nang buhati niya ako at pinaupo sa kanyang table. Habang nakabukas ang aking mga hita, napatungo ako. Nahihiya ako tuwing tinitingnan niya ako tinititigan. Hinawakan naman niya ang aking baba, pinaharap at pinatingala sa kanya.
Ang mga mata niya na ang sarap tingnan, ang lips niyang mapupulang maninipis at ang kanyang matangos na ilong na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. From now on, you can look at me all day. Stare at me all day. I am all yours, Elisa. Iniisip mo siguro kung gaano ko gwapo ang kaharap mo ngayon? Nakangiting sabi niya. Kagat labi ko siyang hinarap. Napansin ko ang pagtitig niya sa aking labi. Elisa, gusto kong palagi ka nasa tabi ko kaya wag na wag mong subukang umalis sa tabi ko. Muli ay sabi niya. Napangiti ako. Kanina pa ako kinikilig. You are blushing, Elisa. Wala pa akong ginagawa pero kinikilig ka na. Muli ay sabi niya. Masyado bang halata? Wala pa rin akong ime kundi ang tumitig lamang sa kanya. Sa bawat pagbigkas niya ay parang minememorize ko ang bawat detalye sa kanyang mukha. Tititigan mo na lang ba ako buong araw? Ngumiti ito at hinapit ang bewang ko. Carlos, sambit ko nang bumaba ang kamay niya sa ibaba pa sa aking bewang. I love it when you say my name. Ngumisi na naman ito. Baka may biglang pumasok at makita tayo sa ganitong posisyon. Baka ano pang iisipin? Sambit ko. So what? This is my office. I don't care if they see us in this position. Muli ay hinapit niya ang bewang ko. Dinampian niya naman ang halikang noo ko. And lastly to my lips. Ako ang unang bumitaw. Sumama naman kaagad ang timpla ng kanyang mukha. Tinitigan ako. Why? Kasi naninibago ako eh. Hindi ako sanay na ganito kakasweet sa akin. Nahihiyang sambit ko. Ah, so you don't want me like this? What do you want? I will order you. I will torture you. Is that what you want, baby? Hindi. Pwes ihanda mo ng sarili mo dahil simula ngayon, ituturing na kitang prinsesa. Kayong dalawa ng anak natin. Pag-uwi natin, dadaanan na natin si Chris. Gusto ko siyang makasama. Palagi na lang siyang nasa mansyon. Talaga? Tila kumista pang aking mga mata nang sabihin niya iyon. Ibig sabihin, tanggap na rin niya si Chris? Sa sobrang tuwa ko, hinagkan ko siya sa labi. Smack on his lips. Nagkatitigan na naman kami. He caressed my face. Carlos, bulong ko sa gitna ng aming ginagawa. Yes, baby? Gumante rin to ng bulong. Lumalim ang ginagawa namin. Naglalakbay ang mga kamay niya. Pinigilan ko ang kanyang ginagawa. Carlos, baka may pumasok. Angal ko sa gitna ng aming ginagawa. I don't care. I will do whatever I want. I was even more shocked when he lifted my skirt. He lowered me from the table. Carlos? Angal kong muli. Tinawanan lang niya ako. I love it when you call me. Wala ko nagawa kundi ang sumunod sa ginagawa niya. Para itong ritmo na kung anong ginagawa niya ay kailangan mong sundin. Nagpaubaya ako sa ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata ko nang itaas niya rin ang top uniform ko. You're beautiful, he whispered. Muli ay binuhat niya ako at naglakad. Dinala niya ako sa aking table. Teka, bakit dito? Tanong ko. Ngumisi na naman ito. Because this is your office. It's bad if it's at my table. At least I went to you and not you. Do you still have a complaint? Kinagat niya ang pisngi ko. Hinampas ko ito bigla. Medyo nalakasan niya kasi ang pagkagat sa pisngi ko. Oops, sorry. Natawa na naman ito. Hinampas na naman ito sa kanyang braso. Loko ka? Saksi ang mga papel at folder sa table ko sa aming ginagawa. Nalukot pa ito dahil naupuan ko. Carlos, yung mga papel. Angal ko. Wala akong pakialam sa papel. Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin dahil hinagkan na niya ako. Gumisi na naman ito. Hindi ko mapigilang hindi ka kagatin. I want to bite you on all parts of your body, but I can't. We'll go home later. He grinned again. Naka-open ang top uniform ko sa kanyang harapan. Ang skirt ko naman ay nakataas. Binaba niya ako sa table. He kissed me again on my lips. Paminsan-minsan napapasilip ako sa pinto. May takot na baka may bigla na lang kumatok sa pinto. Don't worry, the door is locked. They can't enter nang basta-basta na lang. We're safe. Tila nabasa naman niyang nasa isip ko. Halos mawala sa ulirat si Elise sa ginagawa ni Carlos. Don't say anything. I will take care of it. I want to hear her say my name while enjoying it, he said. They were in the middle when there was a knock on the door. They looked at the door at the same time when there was a knock on it. Mula sa pagkakahiga, agad umupo si Elise sa table. Inaayos niya ang kanyang nakataas na top uniform at ang kanyang skirt ay binaba niya rin. Carlos immediately handed her the tissue. Immediately wiped herself. Nainis na nag-ayos ang pantalon si Carlos. Who's that? He asked in disgust.
Sino ba namang hindi mainis sa gitna ng kaligayahan ay matitigil ito dahil lamang sa may kumutok. Carlos, open it! Sabay silang nanlaki ng mga mata na makilala ang boses ng taong nasa labas. Ang daddy ni Carlos ang nasa labas ng pinto. Bumaba ka agad si Elisa sa table. Nagpaikot-ikot pa siya dahil hindi alam kung saan magtatago. Tinuro ni Carlos ang ilalim ng table nito. Tila kuryente namang napatakbo siya. Sa ilalim ng table ni Carlos, nagkasya din naman siya dito. Inayos ni Carlos ang nagustot itong uniform. Wait, Dad! Carlos replied. Naglakad na ito naman sigurong hindi na nakikita si Elisa sa ilalim ng kanyang table. Pero bakit pa nga ba niya pinagtago si Elisa? Narinig ni Elisa ang pagbubukas ng pinto ni Carlos. Ngayon lang na-realize si Elisa na hindi niya naibalik sa pagsuot ang kanyang pangibaba. Hindi niya nakita habang nagbibihis siya at nawala sa kanyang isip ang pangibaba niya sa sobrang pagmamadali. Napakamot siya ng ulo sa ilalim ng table ni Carlos. What is it, Dad? Hindi ka pupunta sa office kung hindi mahalagang sasabihin mo. Narinig ni Elisa ang tanong kaagad ni Carlos sa dad nito. Napabuntong hininga ang dad ni Carlos. Naglakad ito palapit sa table. Kaagad daw mo po. Maingat si Elisa sa ilalim ng table. Baka marinig siya ng dad ni Carlos kapag nagkamali siya magingay. Kaya ingat na ingat siyang hindi makagawa ng anumang ingay sa ilalim ng table. Bakit nga ba siya nagtatago? Because of this. Init siya ng dad ni Carlos ang isang newspaper. Nabalot naman ang pagtataka ang mukha ni Carlos. What's in the newspaper? Carlos asked, confused. About the past. Nakilala na kung sinong naobsabahin natin noon. Tila nabuhay ng dugo ni Carlos na narinig. Nang dahil sa pangyayaring iyon, ilang buwang talala si Carlos nung bata pa lang siya. Pero ngayon, daladala pa rin niya ang trauma na iyon. Pero hindi na katulad nung bata pa lang siya. Agad niyang tinignan ang nasa newspaper. This old man! Saan ni Carlos na makita? Ang mukha naman ito na lalaki ng loob sa kanila at muntikan pa siyang mapatay. Yes! That old man! Ang matanda yan ang kasama ng loko na sa amin ngayon. Siya ang kasintanan dati kong sekretary noon na ng loko sa akin na buntis ko ito. Fortunately, we found out right away that my secretary was lying. Napakuyom ng kamao si Carlos. Ngayon niya lang nalaman ito. Nagloko din pala minsan ang dad niya sa mom niya. Did you cheat on mom? Did you cheat on mom then? May iba kang babae at nabuntis mo pa? Carlos asked his dad in disbelief. Isang malakas sa buntong hininga ang pinakawala ng dad niya. It was then, but I proved that my secretary was not bringing my child. His dad explained. But you still cheated on mom, dad. I am still very proud of you because you love mom so much and you could not cheat on her. But once you made a mistake too, at malalaman ko lang ngayon na minsan pala nagawa mo ring lokohin si mom. Halos hindi makapaniwala sa narinig si Elisa sa pag-uusap ng dalawa. Habang nakikinig siya sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaya ako pumunta dito. Dahil gusto kong malaman mo na pinapahanap ko na siya sa mga polis. Baka kung ano naman ang binabalak niyan. Kakalabas nilang sa kulungan and I cannot allow him to be imprisoned again. Do what you want, Dad. I will do what I want too. Carlos owns the answer to his dad. Nagpalingon-lingon sa paligid ang dad niya. Why Elisa is not here? Where is she? Hanap ito kay Elisa. Napatakip ka agad ang bibig sa Elisa sa ilalim ng table. Wala siya. Hindi siya pumasok. Pagsasinungaling ni Carlos. Dahil sa pagsasinungaling ni Carlos, naisipan ni Elisa ang kilitin ito sa paa. Dumapong kamay ni Elisa sa gitna ng mga hita ni Carlos. Mula sa labas ng pantalon, hinahawakan niyang nasa loob ng pantalon ni Carlos. What the? Elisa? Hindi napigilang mapabalala si Carlos sa ginagawa ni Elisa sa kanya sa ilalim. Bumuhit ang pagtataka sa mukha ng daddy ni Carlos. What? Takang tanong nito sa kanya. Wala dad. Naisip ko lang si Elisa. Kaya ako naibulalas ang pangalan niya. Palusot ka agad ni Carlos sa ama niya. Are you sure? Napalingon-lingon muli ang kanyang dad sa paligid. Tumayo ito at naglakad palapit sa table ni Elisa. Ngumiti itong humarap sa kanya. May niginagawa kong hindi maganda dito sa office mo, Carlos? Mukhang alam na nga ng dad niya. Naglakad ang dad niya palapit sa pinto. I am leaving. Next time if you do something unpleasant in your office, make sure she wear her underwear before hiding. It even winked at Carlos before finally leaving and closing the door. Carlos took a deep breath. Elisa felt too embarrassed at the same time. Dahil nalaman ng dad ni Carlos na may ginagawa silang kababalaghan sa office. Nang dahil sa pangibaba niya, nabuko patuloy silang dalawa. Lumabas ka na. Dad is gone. Elisa grinned as she stepped out from the under the table. Sobra nakakahiyang pangyayari kanina.
Wala akong imik habang pauwi kami ni Carlos. Papunta kami ngayon sa mansyon para sunduin si Chris. Hinawa ka naman niyang kamay ko at pinisil. Don't worry, it is just dad. Pinisil pala lang ni Carlos ang kamay ko at dinalasalamin ito at dinampian ng halik. Oo, si daddy mo, pero nakita niyang pang ibaba ko. Naihihiyang sambit ko. Umisi naman si Carlos. Tinawanan pa ako. Why did you forget to wear that? Tumatawang tanong ito sa akin. Napakamat ako ng ulo. Hindi ko kasi alam kung saan mo inihagis yun eh. Malay ko po kung saan mo inihagis. Nakanguso kong sagot sa kanya. Hinagkang mo rin ni Carlos ang kamay ko. Stop pouting your lips. Baka hindi ako makatiya sa tahagan kita habang nagmamaneho ko dito. Don't even think about it. Dad did not know that underwear was yours, so forget it. Nakailang haggan pa ito sa kamay niya. Naipark na niyang kotse sa mansyon. Nauna akong bumaba at pumasok sa mansyon. Sinulubong kaagad ako ni Manang Sibel. Si Chris po? Tanong ko kaagad dito. Tinuro naman ni Manang Sibel sa akin ang kinaroroonan ni Chris. Abala ito sa paglalaro sa living room. Baby! Tawag ko dito. Agad namang lumingon sa akin si Chris at tumakbong lumapit sa akin. Ome! Niyakap ko ito na mahigpit. I miss you, Mom. Nabigla pa ako sa itinawag niya sa akin. Nabibigkas niya ng salitang iyon. Big boy ka na. Ginulo ko pa ang buhok nito. Ang sabi po kasi ni Lola, sanayin ko na pong tawagin kayong Mommy kasi po big boy na raw po ako. Sagot naman ito. Agad kong hinalikan sa pisngi si Chris. Very good, baby. Muli ay hinalikan ko ito sa tungkay ng kanyang ilong. Hindi rin nagtagal ay nasa likod na rin si Carlos. Daddy! Masayang bati ni Chris sa dad niya. Mula sa akin, kinuha siya ni Carlos at binuhat. Ang bigat mo na! Ngayon babawi si Daddy. Sa lahat ng oras na hindi kita pinansin, pupunan niya ni Daddy bukas magbabakasyon tayo. Sabi ni Carlos kay Chris. Bakit di ko alam yun? Wala naman siyang sinabi na magbabakasyon kami. Tinawanan ko siya na may pagtatanong. Yes, love. We're going on a vacation. Naayos ko ng lahat. We are going to Boracay. Sabi pa nito. Boracay, Dad? Yung mamumputing buhangin at may mga starfish? Tuwang-tuwang tanong ng anak namin. Yes, baby. Kasama po ba sila Lola? Matamlay na tanong ni Chris. Just the three of us. That vacation was just for the three of us. I want you to be with your mom. Na walang iniisip na trabaho kundi kayo lang. Paliwanag ni Carlos kay Chris. Napangiti ako. Nagpumilit na bababa si Chris mula sa pagkakarga sa kanya ng dad niya. Tuwang-tuwa itong tumakbo at tagtatalon sa couch. Yay! Beach! Pupunta kami sa beach! Tuwang-tuwang pagsisigaw nito. Kinagbigla ko pa ang pagkabing ni Carlos sa bewang ko. Bakit di mo sinabi sa akin na pupunta tayo sa Boracay bukas? Wala ka namang sinabi. Angal ko. It's a surprise pero hindi ko na napigilang sabihin yun kay Chris. I want to know how he reacts. I smiled again at his answer. See? He is so happy. Turo niya kay Chris na hanggang ngayon ipinagsisigawan pa rin ang pagpunta siya at Boracay. Ako na ang gumawad ng hagkan sa labi ni Carlos. Sa sobrang tuwa ko, hindi ko napigilan pang hagkan siya sa kanyang labi. Gumanti naman siya sa ginawa ko. Babawi ako sa inyo. Gusto kong isave ang pagkakataong ito sa Boracay at kapag kasalan tayo sa kanan natin gagawin ulit ang nangyari sa office. Kumindat pa siya sa akin. Kasal? Ibig bang sabihin may balak siya na pakasalan ako? Bakit ganyan ka makatingin? Wala lang, may naisip lang ako sa sinabi mo. Bumitaw ako sa kanya. Nilapitan ko si Chris. Bumaba naman si Mama mula sa itas ng mansyon. Oh, nandito pala kayo. Sabi ka agad nito na makita kami. Yes, Mom. We are going to take Chris home. Si Carlos na ang sumagot. Oh, mamimiss ko si Chris. Agad lumapit si Mama kay Chris at niyakap ito. Mamimiss din kita, Lola. Ganti ding yakap ni Chris sa Lola niya. Lola, tomorrow maliligo kami sa beach. Masayang sumbong ni Chris. Agad na napatingin sa amin si Mama. Beach? Tanong ni Mama. The three of us are going on vacation in Boracay. We're leaving tomorrow. Nag-leave muna ako sa office, Mom. That's good. Na makabonding mo naman na mag-ina mo. Agad na sang-ayon ni Mama. Ako nang bahala sa dad mo, Carlos. Ako na magsasabi sa kanya. No, Mom. Wala nang problema. Nagpaalam na ako sa kanya and he said yes. Bakit di ko narinig na nagpaalam si Carlos kanina? Or maybe kinausap niya ang dad na niya na wala ako. Pero magpaalam kaya hindi ko narinig. Yes, yun din naman ang gusto ng dad mo. You know naman your dad, yun din ang gusto niya, ang mga kasama mo mag-ina mo.
Napakaswerte ko sa kanila dahil napakabait nila sa akin. Kahit hindi ako mayamang katulad nila, tinanggap nila ako para kay Carlos. Nagpaalam na rin kami kaagad kay Mama. Elisa's POV. Maaga pa lamang nagising na si Chris. Halos nga hindi na siya makatulog sa sobrang excited niya. Maaga niya akong ginising. Mama, gising na po. Panggigising niya sa akin. Nakahiga pa ako sa kama at wala pang balak bumangon. Chris, inaantok pa ako. Reklamo ko sa kanya. Totoo naman kasing inaantok pa ako at wala pa akong ganang tumayo. Pakiramdam ko kasi sobra ako napagod. Dumapa ako sa malambot na higaan. Pilit iniwasan ang panggugulo sa akin ni Chris. Ome, nasa labas na si Daddy. Wake up na. Halos ayaw talaga akong tantanan ni Chris. Masyado kasing excited. Ano pa bang magagawa ko kundi ang tumayo sa higaan? Kinusot ko ang aking mga mata. Nasa labas ba si Daddy mo? Inaantok ko pang tanong kay Chris. Ngumiti naman ito ng pagkakalapad. Joke lang, Ome. Niloloko lang kita para po tumayo na kayo sa higaan. Sabay pisay naman ito. Aba, loko na bata. Halika nga dito. Kinabig ko ito palapit sa akin. Sabay kaming napahiga sa kama. Ome, ayoko na pong matulog. Reklamo niya. Niyakap ko pa ito na mahigpit para hindi makawala sa akin. Nagkunwari ako nakapikit at matutulog. Halos ayaw din naman patalo at pilit ako makawala sa bisig ko. Ganun na lang ang pagmulat ko na marinig ang pagbukas ng pinto. Si Carlos palang pumasok. Looks like you two really enjoyed it. Can I join? Nakangiting tanong nito. Ngiti pa lang ito, halos matunan na ako sa aking kinilalagyan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na siya kabait sa akin. Ang pinakagusto ko sa lahat ay ang pagiging sweet niya sa amin. Kakaiba siya ako magmahal. Kakaiba din ko magalit. No, we are leaving. Love, get ready and we'll be leaving in a few minutes. I was stunned when he called me love. Nagpantiganting ako. Gusto kong ulit-ulitin sa pandinig ko ang katagang iyon. You are smiling, love? Why? Kinikilig ka na naman, eh wala pa akong ginagawa. Asar naman ito. Tumayo kagad ako mula sa pagkakahiga. Maging si Chris, napatingin din sa akin. Mama, bakit kayo nakangiti? Wala naman po nakakatawa sa sinabi ni Daddy. Isa pa tong anak ko eh, nakikisabay pa sa dad niya. Sinamahan ko sa dalawa ng tingin. Let's go, Chris. Ayaan na muna natin ang mama nakaligin. Kumindat pa to sa akin pagkatapos. Lumapit naman kagad si Chris sa dad niya. I need a helicopter. Now! I ordered one of my employees. I don't care where he looks as long as I need it right now. Wala siya nakitang rerentahan kaya naman tinawagan ko si dad. Thanks to him, he made way for the helicopter to take us to Boracay. Ilang minuto na naghihintay sa amin to sa kabilang building. Doon kasi to sa rooftop naglanding while we were in the elevator. Elisa kept asking what we were going to do in this building. Malalaman niya rin pagdating sa itaas. Carlos, anong ginagawa natin dito? Akala ko ba sa Boracay tayo pupunta? She asked, confused. You will know when we get up there. My only reply to her. Nanahimik naman ito pero hindi maikakaila na salubong ang kanyang mga kilay habang sumusulyap sa akin. Don't raise an eyebrow at me, Flores. I commented here and simply squeezed her waist. Buhat-buhat ko naman si Chris. Buti na lang tulog ito. Hindi kita tinataasan ng kilay. Her eyebrow returned to normal. At the same time, she bit her lower lip. Don't dare do that, love. Lalo kang gumaganda kapag ginagawa mo yan. Don't do that when I'm not in front of you. I just want you to do that with me. I crushed her with a kiss. Just a touch is enough to warm my body. Just a little closer to her body makes me hot. I want her to be my side for hours or maybe all day. Nang makarating sa itaas, natanaw namin naghihintay na sa helicopter sa pwesto nito. Napaawang ang labi ni Elisa. Tumigil to sa paglalakad. Carlos, hindi naman siguro tayo sasakay dito, no? Tanong pa niya habang tinatanaw ko siya sa aking likuran. Huminto kasi ito sa paglalakad. Bahagya ako natawa. You are wrong, love. We will ride there. I replied laughing at her reaction. Huwag niyang sabihing takot siya. Hindi maipintang kanyang mukha. Hindi, Carl. Hindi ako sasakay dyan. Akmang aalis na siya pero agad ko siyang napigilan. Mabilis ako nakalapit sa kanya. Nahawakan ko ang braso niya. Nothing bad will happen to you, Elise. I promise you. Mag-enjoy ka. When I am with you are safe. Trust me, love. Just trust me, okay? Naramdaman ko na lang ang kamay niyang pinisil ang kamay ko. Mabuti na lamang at tulog pa si Chris. Elisa's POV. Nang makapasok na sa loob, nagising naman si Chris.
Sir, okay na po. Aalis na po ba tayo? Tanong ng pilot. Okay ka na ba, love? Aalis na tayo. Tanong ni Carlos sa akin na pencil pa ang kamay ko. Tumangutan ko naman ako. Ganun naman ang tuwa ni Chris na mapansing nasa loob kami ng helicopter. Wow! Nasa loob pa tayo ng tutubi, ome? Inosenteng sabi ni Chris. Ganun na lang ang paghalakak namin ni Carlos. Walang kaalam-alam si Chris. Akala niya tutubi ang helicopter. Yes, baby. So be ready. Lilipad na ang tutubi. Mulong pa ni Carlos kay Chris. Ganun na lang ang pagbilog ng labi ng anak ko. Napawaw na naman ito. Hindi ba nakatatakot? Tanong ni Carlos sa anak namin. Hindi po, Dad. Excited na po akong lumipad. Napapikit ako ng ilang minuto. Binuksan ko rin ang aking mga mata. Walang mapaglagyan ng tuwa ni Chris. Naya-maya nakalapag na ang chopper namin. Pagdating sa Henan Crystal Sands Resort, mas naroon natuwa si Chris sa ganda ng tanawin na nakikita niya. Kulay blue ang paligid nito. Tumakbong lumapit sa pool si Chris. Merong dagat at meron ding pool. Do you like it? Inilapit kagad ako ni Carla sa kanyang bisig. Namamanghang tumangutan ko ako. Thank you, Carl. Bulong ko. From now on, I don't want you to call me Carl. I want you to call me Love. Because from now on, we will call each other Love. Right, Love? Naparunok ako sa sinabi niya. Nalinibago ako sa mga kilos niya at tiyo ko sanay. Pero dapat ko nang sanayin ang sarili ko dahil kami na. Sa isang banda, Carlos POV. Don't bother me today. I am with my son and my girlfriend. I don't want to hear any news from you first. Singhal ko sa kausap ko sa phone. Isang private investigator inutusan ko para imbestigahan ang matandang nagnakaw sa amin noon. Pagkatapos sabihin sa akin ni Dad ang lahat, nagpa-imbestiga kagad ako dito. I want him back in jail. His few years in prison was not enough for what he had done to me before. Pero, Mr. Tan, mahalaga po itong sasabihin ko. Hindi ko na pinatapos pa ang gusto niyang sabihin sa akin. Tell me everything you know when I get back there in Manila. I replied and immediately turned off the call. Mula sa labas ng banyo, narinig ko ang pagtawag sa akin ni Elisa. I am coming, love. Sagot ko dito. Nasa room na kami. Kararating lang naman at nakatulog na naman si Chris. What did my private investigator find? I put the phone back in my pocket. I told him not to disturb me because I was on vacation. Is that hard to understand? Hinapit ko kagad sa bewang ang magandang babaeng nasa harapan ko ngayon. Sinandal ko kagad sa wall. Tinitigan ang kanyang maamong mukha. Bumaba ang mga paningin ko sa mapula at manipis niyang labi na kay sarap hagkan. I was tempted to kiss it again. When I stare at it, the ending of my thought is always on her lips. I like her lips. That is why I kiss her lips. Kagatlabi naman siya pagkatapos. Mas lalong kaakit-akit hagkan sa ginawa niyang pagkakagatlabi. Inaakit pa ba ako, love? I whispered to her ears. Napangiti ako sa kanyang pagbulong na mahina. It sounds like music to my ears. Tinampian ko ulit siya ng hagga ng kanya noo. I love you, Elisa. Ang sama ko noon sa'yo pero ngayon? Pinapangako kung babawi ako sa kanya ni Chris. I said while staring at her gentle face. Carlos, salamat. Tanging sagot niya. Bakit ka nagpapasalamat? I want to hear I love you too from you. Are you ashamed of me? I grabbed her waist and pulled her closer to me. Hindi ako nahihiya sa'yo. Naninibago lang ako. Kasi, I did not let her finish what she was going to say. I already claimed her red lips. Her grip on my neck tightened. So am I. I tightened my grip on her waist. We were in the middle of a kiss when there was a knock on the door. Sabay kaming napatingin dito. Bumitaw naman kaagad siya sa akin. Carlos, may tao sa labas ng room natin. She said. I sighed before finally approaching the door to open it. The woman in uniform greeted me. Staff at the resort. I'm sorry, sir. I disturbed you. Ito na po kasi yung lunch niyo po. She said as soon as I opened it. I called earlier in the service area that we would eat in the room. Kaya nagpa-deliver ako dito. Meron silang kainan ng mga guests sa labas pero dahil kararating lang namin at mukha na pagod ng dalawa, mas pinili ko na lang na magpahatid ng pagkain sa room namin. Thank you. Welcome, sir. She bowed before finally turning away from me. I closed the door immediately. Elisa was already by Chris' side when I got back. She immediately stood up and greeted me. He took the food I was holding and placed it on the table. Hindi mo naman kailangan kumilos at kunin sa akin ang hawak ko. Remember, you're my girlfriend now and you are no longer my maid. I squeezed her waist again while arranging the food on the table. I hugged her back. Hinawi ko ang kanyang buhok.
Pinagsama ko yun sa kabilang side ng kanyang balikat. Hinagkan ko ang kanyang batok at sa gilid ng kanyang leeg. I could still smell her neck. I never thought I would be addicted like this to the woman I'm hugging now. Dati lang inis na inis ako sa kanya, pero bakit ngayon napalinis ang inilis kong yun? Humarap siya sa akin. Carlos, kakain pa tayo. Angal nito. I covered her lip one with my finger. I said, love, how many times can I remind you not to call me Carlos anymore? Dahil sa gigil ko, kinurot ko ang kanyang ilong. Agad naman siya nagreklamo. Hinagan ko naman to akad pagkatapos kong kurutin. Carl, love, huwag mo akong sanayin. Dahil baka kapag nasanay ako, hindi ko na siya pinatapos pa sa gusto niya sabihin. Call me love first without hesitation. I want to hear it over and over again. I said. Agad naman siyang namula. Dahil sa sinabi ko, namula na siya kaagad. Napahagat labi na naman ito. Kakain na tayo. Muli pa isambit niya. Okay, we won't eat until you call me what I want to hear without hesitation from you. I insisted again. Carlos? Halata ang inis sa kanyang mukha. May halong pamumula kaya't napahakit niya. Okay, I am not going to eat. I am gonna attack you later. I joked. Tumaas ang isa niyang kilay. Elisa's POV. Paano ko ba maiiwasan ang lalaking to? Kanina pa ako kinukulit at tawagin ko siyang love. Esa nahihiya nga ako. Mabuti na lamang at nagising si Chris. Narinig ko ang boss itong kakagising lamang. Mama, Papa, tawag nito. Chris saved you. Mamaya na lang kita sisilin sa atraso mo. Sabay kindat ito sa akin. Nilapitan ko si Chris. Yumakap naman ka agad ito sa akin. Mama, napanaginipan ko na umalis ka. Iniwan mo ko. Nalulungkot na kwento ni Chris sa akin nung makalapit ako sa kanya. Sinandal ko siya sa aking dibdib habang nakatingin kay Carlos na nag-aayos ng pagkain sa table. Hindi ko pa nga pala naayos yun dahil sa panggugulo sa akin ni Carlos. Siya tuloy ngayon na nag-aayos. Panaginip lang yon, Chris. Hindi ako alis sa tabi mo. Hindi kailanman. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Bulong ko sa kanya. Tila kumalma naman ito. Lumapit naman sa kinaroroonan namin si Carlos. Niyayan na niya kaming kumain. Pagkatapos kumain, excited na nagbiya si Chris ng kanyang pang-swimming. Nagyaya na sa labas, pero wala akong balak na magbihis. Dinala ko yung isang swimsuit na binili ni Annika nung reunion. Dalawa pa lang binili niya noon at naiwan sa bahay, at ang dinala niya lamang ay yung isa. Kaya ngayon isusot ko yung swimsuit. Masama naman sa tingin na ibinaling sa akin ni Carlos pagkatapos ko magbihis. Pinasadahan niya ako ng tingin. Halos wala siyang pinalampas sa tingnan. Dumapo ang tingin niya sa aking binti. You are so beautiful, love. I will never get tired of staring at you. You are completely beautiful and I am proud of you as my girlfriend, he said while staring at me. Napahagat labi na naman ako sa sinabi niya. Lumakas ang tibok ng aking puso. Oras-oras niya ata akong pinapakilig. Palaging may baong banat. Pero syempre, kailangan ko rin siyang pakiligin. Me too. I am more proud of you. You are the man everyone dreams of. Nasa iyo na lahat ang Carl. Ganti ko sa kanya at sinail ko siya nang hagan sa kanyang labi. Ipinulupot ko sa kanyang leeg ang aking mga braso. Gumanti din ito ng halik sa akin. Napahiwalay ako na marinig si Chris. Nakalimutan ko nandito si Chris. Tara na po. Nababagot na yaya na sa amin ni Carlos. Nagtawanan kaming dalawa. Nakalimutan pa namin kasama namin si Chris. Nagtatawanan kami habang naliligo sa dagat. Mas pinili namin na sa dagat at hindi sa pool. Mas gusto rin ni Chris sa dagat at hindi sa pool. Meron naman daw sa pool sa bahay at yung dagat daw ay minsan lamang. Naglalaro ang dalawa. Minsan binubuhat ni Carlos si Chris at tinuturuan niya itong lumangoy. Napapangiti ako tuwing napagmamasan ko silang masaya. Tinawag naman ako ni Carlos, pinapalapit sa kanila. Napatingin ako sa paligid. Marami kasing babaeng napapatingin kay Carlos. Hindi ko sila masisi kung titigan nila si Carlos dahil sa napakagwapo kong boyfriend. Sorry sila. Sa akin ang lalaking pinagpapantasya nila. Lumapit ako sa aking mag-ama. Ipapaalam ko na sa kanila na pagmamayari ko ng lalaking tinitingnan nila. Hi, love! Pinulupot ko kagad ang aking braso sa leg ni Carlos at agad na ginawa rin ang halik sa labi. Nagulat pa nga to sa ginawa kong paghagkan sa kanya. Salubong ang kanyang mga kilay. Puno ng pagtataka. Nagtataka siguro kung bakit ko siya hinagkan sa gitna ng maraming tao. What's up? Takantanong niya sa akin. Kahit ako hindi ko alam kung bakit ang lakas ng loob kong hagkan siya sa harap ng maraming tao.
Siguro gusto ko lang malaman ng mga babaeng panay ang tingin kay Carlos na may nagmamayari na sa lalaking kanilang tinitingnan. Baka kasi maubos ka at tira-tira lang maiiwan sa akin dahil sa mga titig ng mga babaeng nakapalibot sa'yo. Bulong ko sa kanya. Ngumiti naman ang loko at mukhang gusto naman niya. Tumaas ang kilay ko ng kawayan niya ang mga ito. Kumaway din sa kanya mga babae. See? That just mean wag mo akong pakakawalan dahil may handang sasalok kagad sa akin. Kumindat pa ito sa akin. Sa harap din ng maraming tao, hinapit niya ako. Stop being jealous, cause I am yours and you know that. Marain niyang pinisal ang tagiliran ko. Mabuti na lamang at iyon napansin ng dahil sa tubig. Agad uminit ang aking buong mukha sa sinabi niya. Paano mo mapapatunayan sa akin yun? Hamon ko sa kanya habang pinagmamasan si Kaya sa gilid lang na naglalaro ng puting buhangin. Nang makalapit kasi ako sa kanila, agad namang umalis si Chris at nagpunta sa gilid para maglaro ng buhangin. How can I prove it? Are you really challenging me, huh? Nagulat pa ako sa pagkabig niya ulit sa akin. Natatawa ako na pasagot ng oo sa kanya. Ah, so you're really challenging me, huh? Do you think I cannot prove how much I love you? Tumangot-tango ako at the same time ay napapangiti. Everyone look at me! Nalaki ang mata ko sa pagsigaw niya. Nakuha niyang itensyon ng mga taong nasa paligid. I want you all to know na ang babaeng ito, turo niya sa akin. Pulang-pula na siguro ko sa mga oras na to. Ang babaeng ito ay mahal na mahal ko. Patuloy niyang sigaw sa lahat. Her name is Elisa and I love her so much. Patuloy niya. Hindi ko inaasang isisigaw niya yung lahat. Nahiya ako bigla. Pero ang lalaking ito tila wala lang sa kanya. Natigilan naman ang mga taong nasa paligid namin. Hindi naman sila karamihan pero sobra na ako nahihiya. That's what Carlos Tan is like when it comes to love. He whispered. Sarap sa pandinig. Dati ko lang hinahangaan noon at dati akong binubuli. Boyfriend ko na ngayon. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na darating ang araw na mamahalin niya ako ng ganito. Mula sa malayo, ngiti-ngiti din si Chris na nakatingin sa amin. Siguro naintindihan niya ang sinabi ng daddy niya. Hindi na rin kami nagtagal ay umahon na rin kami sa dagat. Masyado na rin babad si Chris. Makalipas ang ilang sandali, habang pinagmamasan ko ang sarili sa salamin, lumapit naman si Carlos sa akin. Nasa likuran ko na siya. Pareho kaming pinagmamasan ng isa't isa sa salamin. Hinawi pa niya ang buhok ko. I have something to give you. I bought it the other day. Gusto kong palagi may itong susuotin. Napaawang ang labi ko. Kita ko sa salamin ang nilabas niyang kwintas mula sa pulong box. Carlos? Tanging sambit ko na simulan niyang isuot sa akin iyon. Yes? Sagot naman niya habang patuloy na sinusuot sa akin ang kwintas. Carlos, sobra-sobra na to. Angal ko. Agad naman niya akong pinatahimik. Thank you. Nang tuluyang masuot sa akin ang kwintas, pinarap naman niya kaagad ako sa kanya. Don't say thank you. Hinaplos niya ang aking mukha. Just I love you from you is enough to me. Ginawaran niya ako ng haggan sa aking labi. Napatitig ako sa kanyang mga mata. Muli ay inangkin niya ang aking labi. Gumanti ako sa kanyang haggan. Nakapakit ako sa kanyang batok nang agad na pinulupot sa kanyang aking mga braso. Napatras ako na narin na lang kami ng kusa ng aming mga paa sa wall. Sinandal niya kaagad ako sa wall. Naging malalim ang aming mga ginagawa. Maya-maya, biglang may binulong sa akin si Carlos. Nangako ko sa'yo, I won't touch you until we get married. Yes, may nangyayari na sa atin but that is different. Ngayong girlfriend na kita, I promise. I will not touch you until I have faced you at the altar. Napangiti ako. Kagad ko siyang niyakap. Ang laki na ng pinagbago ni Carlos. Go to sleep. We're early tomorrow. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Tumabi ako sa tabi ni Chris. Kinabukasan maagad din ako nag-impake ng aming mga gamit at pabalik na kami ng Manila. Wala ka bang nakalimutan? Tanong ni Carlos habang inaayos ang mga gamit namin sa compartment sa likuran ng sasakyan. Kabababa lang namin sa helicopter at kalalabas lang din namin sa hotel kung saan naglanding ang sinakyan naming helicopter sa rooftop ng hotel. Ano nga ba nakalimutan ko? Mukhang wala naman. Habang buhat-buhat ko si Chris dahil tulog na ito, umiling-iling na lang ako. Pinagbuksan ako ni Carlos ng pinto ng kotse. Tulog na tulog si Chris kaya maingat ko siyang nilapag sa kotse. Hindi naman siya nagising. Nag-aayos pa rin sa labas si Carlos. Hindi pa siya tapos na maiayos ko si Chris. Napasandal ako at nakahinga ng maluwag. Nahagip ng mga mata ko ang pipad-pan sa tabi. Kinuha ko iyon. Naisipan ko magbasa na lang muna habang nasa labas pa si Carlos.
Natigilan ako na mahagip ng mga mata ko ang mukha ng isang lalaki. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Natigilan ako na mahagip ng mga mata ko iyon. Napawang ang labi ko. Hindi makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Alam kong si Papa iyon. Drawing lang yun pero alam kong si Papa ang drawing na yun. Napapikit ako. Nagkakamali lang siguro ko na nakikita. Siguro pagod lang ako o kaya namimiss ko si Papa. Kaya kahit sa bond paper ay nakikita kong kanyang mukha. Pero kahit pagmulat kong muli, mukha pa rin niya nakikita ko. Umalog ang kotse. Pumasok na si Carlos. Nagdadalawang isip akong itanong sa kanya mga nakikita ko. Sa huli, nagawa ko pa rin. Carlos, tawag ko sa kanya. Lumingo naman siya sa kinaroroonan ko. Kaano-ano mo ang matandang lalaki na ka-drawing sa bond paper na to? Tanong ko sa kanya. Ah, it's just there. I'm looking for it. Nasa backseat lang pala ng kotse. Kinuha niya iyon mula sa akin. Bakit may kopya ka ng kanyang mukha? Tanong ko. Matagal pa siya bago makasagot sa akin. He cleared his throat. Ang lalaking to may atraso sa akin, sa pamilya namin. He almost killed me then, so I will not allow him not to pay for what he did to me before. Kung nakalaya man siya, sisiguraduhin ko namang babalik siya sa kulungan para pagtusahan ang ginawa niya. Kulang ang toon na pagpapakulong sa kanya. Nakakuyom ang mga kamao na kwento ni Carlos sa akin. Nanigip ang dibdib ko sa nalaman ko. Si Papa ang loob sa bahay na Carlos noon? Papaano? Halos hindi ko ako makagalaw sa kinaupuan ko. Papaano ko sasabihin kay Carlos na ang lalaking yan ay ang ama ko? Love, are you okay? Pag-aaralan niya na mapansin niyang hindi na ako nagsalita pa. Namumutla ka. Namumutla pala ako. Bakit? Paano magagawa ni Papa yon sa kanila Carlos? Sigurado ka ba na siya ang nanloob sa inyo noon? Nauutal kong tanong sa kanya. Sigurado ako, love. That is what my private investigator said. Kung ganun, nagsinungaling sa akin si Papa? Bakit sa dami ng tao sa mundo, bakit si Papa pa? Hindi na ako nagtanong pa. Hindi na ako mimik hanggang sa nakarating sa bahay. Kapag napatunay na si Papa nga ang tinutukoy ni Carlos na muntik na siyang patayin noon, papaano ko sasabihin yun kay Carlos na ako ay isang anak ng lalaking kinamumuhian niya? Hindi ako mapakali. Nagigilty ako dahil hindi ko sinabi kay Carlos na ang lalaking kinamumuhian niya ay ang ama ko. Papaano ko ba sasabihin sa kanya? I-denial ko ang number ni Papa pero hindi ko siya makontakt. Nakapatay ang phone nito. Gusto ko sana itanong sa kanya ang lahat kung totoo ba talaga ang ibinibintang sa kanya. Napakamot ako ng ulot, nagpaikot-ikot sa living room. Maagang umalis si Carlos. Hindi rin ako pinapasok sa office. Magpahinga na lamang daw muna ako. Gusto ko nang sabihin sa kanyang lahat. Napaigtad ako sa biglang pagsalita ni Jenalyn sa likuran ko. Ma'am, malamig na juice po. Pinagtimpla ko po kayo. Mukha po kasi hindi nyo alam ang gagawin nyo. Ito po, pampakalma. Ibinigay niya sa akin ang basang may laman na juice. Buntong hininga ang sinagot ko. Salamat. Ma'am, sorry kung masyado po akong pakialamera ha. Pero kasi, bakit po hindi kayo matahimik sa kinatatayuan ninyo? May sumasagabal po ba sa isip ninyo? Nandito lang naman po ako. Pwede nyo po akong labasan, labasan po ng hinaing ninyo. Kung meron man po, or bakit niyo po tawagan ng best friend ninyo? Para may makausap po kayo. Medyo napatawa naman ako na generally. Umupo ako sa couch. Mamaya pag uwi ni Carlos, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Para maging mapanatag ang loob ko. Lumabas ako at nagdilig ng mga halaman. Mga halaman na lang kinausap ko. Habang dinidiligan ko sila, panay naman ang tanong at kausap ko sa mga ito. Bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo. Sa po ang aking noo, nagpahinga na lamang muna ako. Napaupo sa tabi ng pool. Napahilot ako sa aking noo. Nagmamadali na namang lumapit sa akin sa Jenalee. Ma'am Elisa, ayos lang po ba kayo? Inalalayan naman niya akong tumayo. Salamat, Jenalee. Ayos lang ako. Nahilo lang ako ng konti pero okay na. Sagot ko dito habang inaalalayan niya akong pumasok sa loob. Dapat po ay magpahinga na lang po muna kayo. Napaupo ako sa tabi ng pool. Napapahilot ako sa aking noo. Nagmamadali na naman siya lumapit sa akin. Ma'am Elisa, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Inalalayan niya akong tumayo. Agad kong sinipat ang sarili sa glass wall. Halata nga ang pamumutla ko. Ang labi ko ay maputla. Nakita niyo na po? Sabi ko sa inyo eh, namumutla kayo. Sabi pa niya. Inalalayan niya ako na umakyat. Inatid niya ako sa kwarto ko. Nadata namin si Chris na naglalaro. Sa lulubong niya kaagad ako. Ome! Niyakap niya ako sa aking dewang.
May dala-dala pa itong laruan. Pagpahingayin mo muna si Omi mo, Baby Chris. Kasi si Omi mo hindi magandang pakiramdam ngayon. Diba, Big Boy? Nag-high five pa ang dalawa. Magkasundo kasi si Chris at Jenny. Ilang saglit pa iniwan na nila ako. Carlos POV. Hindi ako matahimik dito hanggat di ko nakakausap si Elisa. Before I start with everything I do here in the office, I want to hear the voice of the woman I love so much first. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ring lang to ng ring but she doesn't answer. What is going on? Did she sleep again? I miss her voice. Recently, one of my assistant came in. Sir, the private investigator is outside. Will he be let in? Tanong nito. I hang up the phone. Laid on the table. Yes, let him in, I said. Tanong ko pang paglabas ng assistant ko. Pumasok naman ang private investigator inupahan ko para mag-imbestiga sa lalaking ng loob sa amin noon. Sa tagal ng panahon, bakit ganyan ko lang naisip to? Take a seat, I invite him. Tumikim pa ito. What is it? Did you get any information? What is the most important thing you want to tell me? I asked the private investigator as soon as he entered my office. He is in front of me now. Nilapag niya ang envelope sa aking table. Saglit ko pang tinitigan yun bago ko ito binuksan. Mga pictures ang laman ng envelope. Meron siyang anak na babae at nagkikita sila. Ang pagkakaalam ko, binigyan siya ng pera ng anak niya. Sabi nito nang tuluyan ko mabuksan ang envelope. Isa-isa ko itong tinitingnan. Tanging likod lang ng babae nakikita sa picture. Paano ko makikilala ang babaeng to kung lahat likod lang ang nakikita ko? Wala ka bang kuha na hindi nakatalikod ang babaeng kausap ng lalaking yan? Tanong ko dito. He was bothering me on my vacation. Then this was all he would show me. Hindi nga makilala ang babaeng kausap na matandang yan dahil likod lang ang nakikita sa picture. Ibinalik ko iyon sa kanya. Bumalik ka na lang kung may matibay ka na impormasyon. And I want it when you see that man again. Catch him right away. Pero kilala ko ang babaeng kausap niya, Mr. Tan. Pahabol nito. Napatingin ako sa kanya. Who is she? I asked confused. Her name is Elisa Flores. Nakatira siya sa bahay mo, Mr. Tan, he said. Kumunot ka agad ang noo. How can you say she is Elisa? If only the back can be seen in that photo. I scolded at him angrily. My voice almost echoed. He was going to slander Elisa to me. Didn't he know that Elisa was my girlfriend? What he is accusing? Hindi lang naman nakatira si Elisa sa bahay ko, kundi girlfriend ko ang pinararatangan niyang anak ng hudlum na iyon. Get out! I pointed to the door. Just come back if you have solid evidence that my girlfriend is really the daughter of that hoodlum. I growled angrily at him. My head immediately hits up. He stood up and paid his respects to me. I thought I would not get an answer from him. Bibigyan niya lang pala ako ng tratong tanging likod lang ang nakikita. At sasabihin pa niyang anak si Elisa ng hoodlum na yan? I thought that the woman behind the photo. Yeah. She looks familiar at ayaw kong isipin na si Elisa ang babaeng iyon. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nalaman ko na nagsinungaling si Elisa sa akin. Elisa's POV. Nagising akong may malambot na bagay na dumalampi sa kamay ko. Nasilayan ko kagad ang mukha ni Carlos habang hinahaga niya ang aking kamay. Carlos! Napaupo ako kaagad. Huwag ka nang umupo. Umiga ka na lang. I went home because Jenny called me and I'm worried. Sabi pa nito habang dinadampian ang hagkan ng aking kamay. Sorry, naabala pa kita. Tinitigan ko ang kanyang gwapong mukha. Carlos, paano ko sasabihin sa iyong lahat? Hindi ka abala sa akin. Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin, Elisa. Even if Jenny doesn't call, I'm still going home. Because I miss you. Muli hinagkan niya ang kamay ko. Napangiti ako. Kulang na lang umabot ang tenga sa ngiti ko. Kakaiba talaga siya kapag bumanat. Lahat ng iniisip ko napapawi niya. Are you feeling okay? Pag-aalal niya. Ang sarap sa pakiramdam na nag-aalal siya sa akin ngayon. Ngumiti ako at tumango. Okay na ako. Nahilo lang ako kanina pero ngayon okay na ako. Tanging sagot ko. Inaralayan naman niya ako maupo. Tumabi siya sa akin. I am not going back to the office. Tatabihan na lang kita sa kama. Sabi pa niya at sumot sa ilalim ng kumot. Do you remember it? We are in the province. Almost something happened to us but Chris woke up at nagpagawa ng kwarto ko para lang masolo kita. He hugged me. Napatawa ako sa kaliting hatid ng pagyakap niya sa akin at may kasamang haplo sa aking binti. Carlos? Saway ko sa kanya. Yes, baby? Nang aasar na naman ito. Napasalap ako sa phone ko na nagre-ring. Someone is calling. Sambit ni Carlos.
Tumayo ako para tingnan ang phone ko, pero hinila naman ako ni Carlos. Is that important? Mas importante Ben kaysa sa akin. Salubong ang mga kilay niya. Sa wakas, naabot ko rin ang phone ko nang bitawan niya ako. Si Papa ang tumatawag. Napasulop ako kay Carlos na nakatingin sa akin. Who is that? Tanong naman niya. Ah, si Annika. Pagsasinungaling ko. Umalis ako sa kama para sagutin ang tawag ni Papa. Carlos, sasagutin ko lang ang tawag ni Papa. Marami akong gustong itanong sa kanya. Pagpasok sa banyo, agad kong sinagot ang tawag ni Papa. Anak! Agad nagkasalubong ang aking sagot sa kabilang linya. Papa, bakit ngayon po kayo tumawag? Ilang tawag na po ang ginawa ko kanina? Sagot ko dito. Pasensya ka na anak, may nangyari lang kaya nakapatay ang cellphone ko. Marami po akong tanong sa inyo, pwede po ba tayo magkita? Dinig ko ang pagbuntong hininga ni Papa sa kabilang linya. Sige anak, pero may gusto sana akong hingin favor sa iyo. Baka pwede ulit ako humiram ng pera sa iyo anak. Nakakahiyaman pero talagang kailangan ko. Ginigipit ako ng mga taong iba ako ng pinagkukutangan. Sabi pa nito, muli ako napaisip ng ilang segundo. Kasalanan ng pagsang-ayon ko para lang pumayag siya makipagkita sa akin. Lahat itatanong ko. Gusto kong malaman kung totoo ba talaga ang mga binibintang ng family tan sa kanya. Ngayon lang ulit ako nakabalik sa office. Pinayagan na rin ako ni Carlos sa pumasok. Pinilit ko siya. Kahit gusto niyang sa bahay na muna ako magpahinga. Hindi naman ako nagkasakit. Nahilo lang naman ako kahapon pero okay na ako. May usapan nga pala kami ni Papa na magkikita kami ngayon. Pagkatapos itong pag-uusap namin ni Papa, sasabihin ko lang lahat kay Carlos. Gusto ko lang marinig kung anong dahilan ni Papa o kung totoo bang siya talaga ang nandito at nanloob sa mansyon. Silayapan ko si Carlos na seryoso sa ginagawa. Nahihiya akong istorbohin siya pero kailangan ko magpaalam sa kanya. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Umupo ako sa upuang nasa tabi ng kanyang table. Napatingala naman siya at napatingin sa akin. Ngintian ko ito. Tinitigan naman niya ako. Do you have anything to say, love? Tinigil ito ang kanyang ginagawa at tinitigan ako. Feeling ko napakasinungaling kong tao. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Ngayon lang to. Pagbalik ko, promise sasabihin ko na sa kanya. Tumikhim ako para gumawa ng ingay sa tahimik naming pagtitigan. Carlos? Halos hindi pa ako mamabigas ang pangalan niya. What is it? Pwede bang lumabas? May pupuntahan lang ako. Sandali pa ulit niya akong tinitigan. Where? Sasamahan na kita. Aayusin ko lang to. Tumayo ito at inayos sa nakalatag na file sa kanyang table. Agad ko naman siyang pinigilan. Hinawakan ko kagad ang kanyang kamay. Wag na, saglit lang ako. May mahalaga na akong pupuntahan. Palusot ko. Kumulot naman kaagad ang kanyang noo. May mahalaga pa ba bukod sa amin dalawa ni Chris? Seryoso niyang tanong pero agad din namang umiti. Okay, go ahead. But promise me na hindi ka magtatagal. You know that I'll be missing you every second. Tumayo ito at kinabig ako palapit sa kanya. Hinagan niya ako sa aking noo. Inamoy pa niyang buhok ko. Pinakawalan din naman niya ako kaagad. Nagmamadali ako lumabas sa building. Late na ako sa usapan namin ni Papa. Paglabas ko'y nakita ko siya nakaupo sa waiting shed, wearing his red hat. Lumingon siya sa akin kaya nakita niya ako habang papalapit sa kanya. Elisa! Tumayo ito na makita ko at na makalapit ako sa kanya. Sinubukan niyang lapitan ako at yakapin pero lumayo ako sa kanya. Kita naman sa kanya mukha ang pagtataka. Bakit anak? Nagtataka pang tanong niya. Hindi pa talaga niya alam o nagmamaang maangan labang siya. O baka naman kaya niya ako gustong makausap ay dahil lang sa pera. Kinuha ko sa bulsang bond paper na may guhit ng kanyang mukha. Hindi na malayo ni Carlos na kinuha ko to sa kanya. Kinuha niya iyon mula sa akin na tinitigan. Ikaw yan, Papa? Ikaw yung nakaguhit siyan. Sabihin niyo po sa akin kung totoong nanoob kayo sa mansyon ng mga tan. Kilala niyo ho ba sila? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Gusto ko lang malaman kaagad ang sagot niya. Yubo ko ito. Papa, sagutin niyo po ako. Bakit niyo po nagawa yun? Bakit? Halos magmakaawa akong tanong sa kanya. Hindi ako matatahimik sa kinaroroonan ko ngayon hanggat di ko maririnig ang sagot niya. Kasama ko ngayon sa isang bahay ang taong muntik na niyang mamatay. Patawarin mo ako anak. Nagawa ko lang yun dahil sa sobrang kagipitan. Napag-utusan lang ako at di ko naman napatay ang bata noon. Isa pa malaki na siya ngayon, hindi ba? Alam kong kasama mo siya ngayon. Alam ko rin sa kanila ka nakatira. Alam ko ang lahat. Patawarin mo ako, Elisa. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Tumulo na ng tuluyan ang aking luha nang lumod siya sa harapan ko.
Hinawakan ko ang kamay niya para patayuin siya. Kahit ano pang kasalanan niya, ama ko pa rin siya. Walang anak na makakatiis sa magulang. Napapikit ako. Bakit ganito? Ang bigat sa dibdib. Papa, tumayo na po kayo. Tumayo naman siya at may mga luha sa kanyang mga mata. Mahabang kwento, Elisa. Umpisa niya. Handa ako makinig. Tanging sagot ko. Buntong hininga ang silagot niya. Matanda na si Papa at nasasaktan ako na makita siyang ganito. Ang mama mo, nagtatrabaho bilang sekretary ni Oli Wilson. Ipinagpipilitan niya ang ama mo ay si Wilson pero ang totoo ay ako. Hindi niya matanggap na ako nakabuntis sa kanya. Kwento niya. Napangako sa nalaman. Magkakilala sila na Sir Wilson? Si Mama at si Sir Wilson, may relasyon ba sila noon? Di makapaniwalang tanong ko. Tila naguguluhan pa rin ako. Tumangot-tango si Papa. Bumilog ang labi ko. Napanga. Mahal na mahal kong mama mo. At sa nangyari, hindi ako matanggap ng mama mo. Nagawa kong looban ng mansyon ng tan. Hanggat nasaksak ko ang kanilang anak, hindi ko sinasadya yun. Hindi. Halos napapaos sa kwento ni Papa sa akin. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya dahil naranasan ko na rin noon ng hindi maalin ang taong minamahal. Niyakap ko si Papa. Pero yung totoo, Papa, para sa nang perang hinihingi niyo sa akin ngayon. Hindi siya nakaimik. Nabigla pa ako nang bigla nalaman may mga lalaking may dalang baril sa likuran namin. Humiwalay ako sa pagkakayakap kay Papa. Agad na lang pinusasan ang kamay ng Papa. Ano to? Sino kayo? Tanong ko sa mga lalaking nagposas kay Papa. Miss, ang lalaking ito'y matagal lang hinahanap ng batas. Pagkala niya si kulungan, may mga nagre-reklamo na naman sa kanya. Hindi mo alam kung sino nagre-reklamo sa kanya? Siya lang naman si Mr. Carlos Tan. Kasintahan mo, di ba? Napaawang ang labi ko sa sinabi ng lalaking may dalang baril. Tatlo silang nakapaligid sa amin. Eh, teka, may warrant of arrest ba kayo para kunin nyo na lamang at pasasambigla ang papa ko? Tanong ko sa mga ito. Meron, miss. Pinakita nito ang isang papel. Wala akong magawa. May mga tao ding nakatingin sa amin. Nagpalingon-lingon ako nagbabaka sakaling baka makita si Carlos sa paligid at makita niya ako. Ano ang isasagot ko? Pagkatapos niya akong kausapin, may tinawagan naman siya kaagad sa kanyang cellphone. Yes, sir. Nahuli na po namin ang pinahahanap ninyo. Magugulat po kayo kung sinong kasama niya. Ngayon niyo po malalaman na totoo ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ng lalaki sa kausap niya sa phone. Sinulyapan ko si Papa. Naka-handcuff sa mga kamay. Pinapasok na ito ng isang sasakyan. Hinabol ko ito. Lumapit na rin ang lalaking kumausap sa akin kanina. Miss, sumama ka na sa amin. Wala akong nagawa kundi ang sumama. Papa, hayaan niyo po. Kagawa ko ng paraan para makalaya kayo. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Habang papasok kami sa loob ng presinto, tumigil kami sa paglalakad. Humarap siya sa akin. Malungkot ang mga mata. Matanda na ako, Elisa. Nagpahid siya ng luha sa mga mata. Dama ko ang paghihirap ni Papa. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Dapat lang pagbayaran ko ang mga nagawa ko. Ganito pala talaga nangyayari sa taong labis na nagmamahal. Umalis ka na, Elisa, bago ka pa makita ng lalaking mahal mo. Napapikit ako. Nasasaktan ako sa nangyayari ngayon kay Papa. Tanaw ko ang pagtalikod niya sa akin. Naiwan ako nakatanaw lang sa kanya. Hindi maihakbang ang mga pa ako. Sa huli, sumunod pa rin ako dito. Naghintay ako sa labas. Habang kinakausap pa sa loob ng room si Papa, nakatuon ang paningin ko sa sahig. Blankong isip. Napatingala ako. Ganun na lamang ang pagkabigla ko na makitang nasa harapan ko si Carlos. Umuwang ang labi ko. Tila na pa ako kung sa akin kinatatayuan. Walang reaksyon sa kanyang mukha nang makita niya ako. Blanko, di ko mabasa ang kanyang reaksyon. Hindi ko rin alam kung galit ba ito. Carlos, sambit ko ng matauhan. Nakatingin lamang siya sa akin. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya sumasagot. Unti-unting napalitan ang blanko niyang ekspresyon. Napalitan ito ng kakaibang ekspresyon ng galit. Inasahan ko magagalit siya sa akin at hihilahin ako palabas ng presinto pero hindi niya ginawa. Dinaan niya lang ako tagtuloy-tuloy sa loob. Sinundan ko ng tingin ito habang papasok sa loob ng room kung saan naroon si Papa. Naghintay ako ng ilang minuto. Lumabas na rin ang mga ito. Hindi ko alam kung sinong tatawagin ko. Si Papa ba o si Carlos? Lumapit ako sa kanila. Sinabi ko naman sa inyo, Mr. Tan, ang babaeng nakatira sa inyo ay anak na matandang ito. Ayaw niyo pong maniwala. Sabi ng lalaki may hawak sa mga braso ni Papa na nakatingin sa akin. Napatingin din sa akin si Carlos.
Blanco pa rin ang reaksyon nito. Kayo na ang bahala sa lalaking yan. Utos ni Carlos sa mga ito. Kung kinakailangan magmakaawa ko sa kanya, para lang mapatawa niya ang papa, gagawin ko. Carlos! Muli ay sambit ko. Tiningnan niya lamang ako. Ilang segundo pa ay lumapit siya sa akin at mahigpit na hinawakan ang braso ko. Napaigik ako sa sakit. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo. Biglang sambit ni Papa. I will do what I want to do, old man. Sagot niya at muli, hinigpitan niya ang paghawak sa braso ko. Napangiwi ako sa sakit. Hinila niya ako palayo at palabas sa presinto. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Basta niya na lang ako pinapasok sa kanyang kotse at pabalang na binitawan sa kanyang sasakyan. Mabilis na umikot ang sasakyan si Carlos. Pumasok agad sa kotse at agad na pinaharurot ito. Wala man lang lumalabas sa salita mula sa kanyang bibig. Ang lakas ng kaba sa aking dibdib. Ngayon ko lang siya nakita na ganito. Mabilis na pinaharurot ito ang kotse na parang plano niya na ipabangga ito. Mas nakakatakot siya kapag tahimik at hindi nagsasalita. Carlos! Kinakabahang tawag ko sa kanya. Kailangan ko mag-explain. Sinilyapan niya ako gamit ang rear mirror pero hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Carlos! Muli tawag ko sa kanya. Katulad ng ginawa niyang hindi pagpansin sa akin kanina. Ganun pa rin ang ginawa niya. Halata sa kanyang mukha ang galit na parang anumang oras ay sasabog na ito. Huminto ang sasakyan. Hindi ko na malayang nasa bahay na kami. Bumaba siya at umikot muli para pagbuksan ako. Ganun na lang ang pagkabigla ko nang hinaklit niya ang braso ko at piniting pinalabas sa kotse. Carlos! Aray! Nasasaktan ako! I complained. Hindi man lang siya nag-alangan nasaktan ako. Humarap siya sa akin at pabalang na binitawan ang braso ko. Ang mga mata niyang nag-aapoy sa galit. Nag-aapoy na nakatingin sa akin. Nabigla pa ako nang sakupin ang kamay niyang aking baba. Mariin niyang hinawakan niyon at mariin na pinisil. Halos mabaon ang kanyang kuko sa aking baba. Ah, Carlos! I sobbed. He did not care that I was sobbing in front of him. Mas lalo pa niyang diinan ang aking baba. Nilapit niya ako sa kanyang mukha. How long have you been fooling me, Elisa? He yelled at me. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagpisil sa baba ko na pakiramdam ko'y namanhid na ito sa sobrang diin ng kanyang kamay. Hindi kita niloloko, Carlos. Pilit kong paliwanag sa kanya. Nasa labas pa kami ng gate. Di pa kami nakakapasok. He sarcastically laughed. Liar! Sa simula pa lang niloloko mo na ako. Magkasabot kayo ng kriminal mong ama. Sigaw niya at pabalang na binitawan ang aking mukha. Tumilapa naman ang tingin ko sa tabi. Nakita ko si Jenna Lee. Nakatingin sa direksyon namin. Sasabihin ko naman sana sa'yo pero naunahan ako ng kaba. Sa araw ng... Hindi niya pinatapos ang dapat kong sasabihin. Enough! I don't want to hear your explanation, Elisa. Alam mo bang hindi ako naniwala sa sinabi ng private investigator ko na anak ka ng lalaking yun because I trust you. Nagtiwala akong sasabihin mo sa akin kung sakali man na anak ka niya. Naghintay akong sabihin mo sa akin dahil maiintindihan ko pero inilihim mo dahil may bala ka. Ang daming oras, Elisa, para sabihin mo sa akin pero ano ang ginawa mo? Tinago mo sa akin. Maiintindihan sana kita kung sinabi mo sa akin simula pa lang. Pero ngayon, hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Tumalikod siya sa akin. Tuloy-tuloy na pumatak ang aking luha. Hinabol ko ito hanggang sa pinto. Naabutan ko naman ito at hinawakan ang kanyang braso. Pinigilan ko ang kanyang braso. Humarap siya sa akin. Agad na minakli ang kamay kong nakahawak sa kanyang braso. What more lies are you going to tell me, Elisa? I know you planned this, didn't you? Your father planned all this. Ang gagaling. Bravo! Pumalakpak ito na para pang may palabas sa kanyang harapan. Hindi, Carl. Hindi ko pa kilala ang ama ko noon. Ngayon lang kami nagkita at nagkausap. Paliwanag ko sa kanya. Wala akong pakialam. Lahat ng sasabihin mo, wala akong pakialam. Nagtagumpay ka, Elisa. Ang galing mo. Are you happy now? But I fell in love with you. Did you catch me in your trap? He gritted his teeth. The money you borrowed from me. Sama mo binigay yun, hindi ba? Kahit ilang taon mo pang pagtrabahuhan yun, hindi mo mababayaran. From now on, you will work here again as my maid. Do you understand? Tumalikod na itong muli sa akin. Napakanga ko habang pinagmamasdan ng kanyang naglalakad. Tumigil ito na makita sa Jenna Lee. Anyway, Jenna Lee, don't call that woman ma'am or miss anymore. He is no longer suitable for that call.
dahil isa na lang ulit siyang maid. Bago tuloy ang umakyat si Carlos, tanaw-tanaw ko lang ang pag-akyat niya. Napahikbi ako, napupo sa sahig. Bigla na naman ako nakaramdam ng pagkahilo. Nanlalambot pa ang aking mga tuhod. Mabuti na lamang at mabilis akong inalalayan ni Jenalee. Ma'am Elisa, ayos lang po ba kayo? Pag-aalala lang tanong ni Jenalee sa akin. Huwag mo na akong tatawaging ma'am. Narinig mo naman ang sinabi ni Carlos kanina. Malungkot kong sabi sa kanya. Miss Elisa, hindi ko po alam kung puno dulo ng away ninyo ha? Pero ano po ba talagang pinagawayan nyo? Kung anong po yan, kahit anong mangyari, kailangan nyo pong ma-i-explain yan sa kanya. At kahit anong mangyari, ma'am pa rin po ang tatawag ko sa inyo. Napakapit ako na mahigpit sa braso ni Jenalee. Umiikot pa rin ang paningin ko. Ay, kaloka ma'am. Ako yung hihimatayin sa inyo. Teka lang po, tatawagin ko sa Sir Carlos. Sinubukan akong iwan ni Jenalee pero mabilis kong nahawakan ang braso niya. Umiling-iling ako para hindi niya puntahan si Carlos. Alam kong hindi siya pakinggan ni Carlos. Medyo naging maayos na rin ang pakaramdam ko. Makalipas ang ilang minuto kong pahinga sa couch, pinagmasdan ko ang pagbaba ni Chris. Mabuti na lamang at ngayon lang siya bumaba at hindi niya nakita ang pag-aaway namin ni Carlos. Miss Elisa, ito na po ang tubig. Nagmamadaling lumapit sa akin si Jenalee. Inabot niya sa akin ang tubig. Lumapit naman sa akin si Chris. Mas mabubong pakiramdam niyo, mama? Hinaplos ko ang buhok ni Chris. Nginitian ko ito. Ayos lang si mama. Nahilo na ng konti pero mamaya rin mawawala na ito. Nilapit ko pa sa akin bisig si Chris na nakatitig sa akin. Niyaya ko na si Chris na matulog. Ipahinga ko lang ang naramdaman kong pagkahilo. Pagdating sa itaas, hindi ko alam kung bakit nakatitig sa akin si Chris. Umiyak po ba kayo, Ome? Talong niya sa akin na makahiga na kami. Hindi. Pagsasinungaling ko sa anak ko. Makahanap lang ako ng palusot, maniniwala na kagad to. Yumakap ito sa akin na mahigpit. Ilang minuto pa ay nakatulog na rin to. Mahinang katoka na kapagpagising sa akin. Miss Elisa? Boses si Jenalee ang tumatawag sa akin sa labas. Sinulyapan ko ang oras. Pasado 8 na ng umaga. Napahikab ako bago tuluyang bumangon. Tulog pa rin si Chris. Nagmadali na akong umalis sa kama dahil sa kakaiba kong nararamdaman. Bumabalik na ng sikmura ko. Tumakbo na ako sa banyo. Doon ako nagduwal. Napahawak ako sa aking tiyan. Humihilab kasi to. Pagkatapos ko magduwal sa lababo, humilab naman ang tiyan ko. Ngayon ko lang na-realize na nasa labas ng pinto pa pala si Jenalee. Pinigbuksan ko si Jenalee na mukhang kanina pa sa labas ng kwarto. Pasensya na po sa istorbo, Miss Elisa. Gusto ko lang po kasi magpaalam sa inyo eh. Kasi pinapalipat na kasi ako ni Sir Carlos sa mansyon. Ayaw ko sana pero mukhang hindi ko siya madadala sa biruan. Mukhang ang laki po talaga ng problema niyo. Malungkot na sabi sa akin ni Jenalee. Nakakalungkot kung aalis na si Jenalee. Kakausapin ko siya, Jenalee. Sabi ko dito. Pero mukhang malabo din na makinig sa akin si Carlos. Ako nga ang dahilan kung bakit bad mood siya ngayon. Anong gagawin ko? Pasensya ka na ha. Nadamay ka pa sa galit ni Carlos. Pinalipat ka pa talo niya sa mansyon. Malungkot kong sabi kay Jenalee. Nalulungkot din ako sa paglipat niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo, Jenalee? Ngayon lang. Habang hawak ko ang kamay niya. Ano po yun? Basta po kayo walang problema sa akin. Nakangiti namang sagot niya na tila excited pa sa hihingin kong favor sa kanya. Pwede bang dito ka na muna hanggang sa makauwi ako mamaya? Samahan mo muna si Chris. May pupuntahan lamang ako. Hindi naman nagdalawang isip si Jenalee. Agad din siyang pumayag. Plano kong pumunta sa ospital para magpa-check up. Kailangan kong malaman kung ano nangyayari sa akin. Mabuti na lamang at pumayag pa si Jenalee. Naiwan ko pa si Chris sa kanya. Papasok na ako sa ospital. Bigla akong kinabahan. Pagkatapos ko magpa-check up, dadaan naman ako kay Papa. Nagdadalawang isip pa akong pumasok sa loob kung sa naghihintay ang magcha-check up sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nagulat ako sa sinabi ng doktor pagkatapos niya akong check upin. 3 months na akong buntis na hindi ko nalalaman. Lutang ako naglalakad palabas ng ospital. Sandali akong tumigil sa koridor. Natutulala. Papaano ko sasabihin kay Carlos na buntis ako? Hindi ko na lang ba sasabihin sa kanya? Natagpuan ko na lang ang sariling tinatahak ang presinto kung saan nakakulong si Papa. Ang sakit-sakit sa dibdib isipin ang lahat na nangyayari sa buhay ko. Naramdaman ko na lang ang namumuong luha sa aking mga mata. Namalayan ko na lang ang pagturo nito mula sa gilid ng aking mga mata. Elisa, natauhan ako sa boses ng Papa.
Kaharap ko siya sa isang mesa kung saan dinadalo ang mga nakakulong. Napabuntong hininga ko. Pasensya ka na anak ha, dahil sa kagagawan ko mukhang nadamay ka pa. Napatitig ako sa mukha ni Papa. Tuluyan na namang kumuwala ang luha ko. Dali-dali kong pinunasan yun gamit ang palad ko. Bakit ba ganito ang buhay pa? May halong ngiti sa labi na sabi ko sa kanya habang pinupunasan ang munting luhang kumuwala sa aking mata. Napapikit ako. Kung kailan maayos ng lahat, saka naman nagkakaproblema. Nakita ko nga kayo pero nakakulong naman kayo. Di ko malang kayo makakasama ng matagal. Patuloy ko. I sob. Ang daya niyo pa. Kailan lang sana yung taong makakapitan ko kapag may problema. Pero pakiramdam ko, nag-iisa pa rin ako. Naramdaman ko ang mga kamay ni Papa. Pinisil niya ang palad ko. Kung ano man ang problema mo anak, huwag kang mahihiyang mag-share sa akin. Hindi naman ako makakatulong sa iyo, eh sapat nang na mapakinggan ko at mailabas mo ang problema ang kinikimkim mo dyan sa iyong puso para mawawasan kahit kaunti ang dinaramdam mo. Pinagmamasdan ko ang ama ko. Pinagsisisihan ko ng lahat ng ginawa ko anak. Naglihim ako sa iyo, kaya hindi mo na dapat pinupuntahan pa ako dito. Nasaktan ko kayo, nakagawa ako ng mali. Ang sama-sama kong ama, pero nandito ko pa rin para sa akin. Salamat Elisa, napakabait mong bata. Hindi ko napigil ang hindi mapatayo sa kinuupuan ko. Lumapit ako kay Papa at niyakap ko siya habang umiyak sa kanya mga balikat. Hindi na rin ako nagtagal at nagpaalam na ako kay Papa. Kailangan ko rin umalis at baka kasi kung saan pa ako buti ng pagkahilo ko. At isa pa, baka madatan ako ni Carlos na wala ko sa bahay. Wala sa sarili ang lalakad ako papasok sa penthouse. Nadatan ko sa Jenny at Chris sa living room. Katabi na nito ang kanyang bag na may lamang mga gamit. Sinalubong niya kagad ako. Ganun din si Chris. Hi! Salamat po at nakauwi na kayo. Akala ko po kasi madatan po ako dito ni Sir Carlos. Panigurado magagalit yun kapag nadatan niya pa ako dito. Ano lang sabi ni Jenny? Kinuha ang bag nito nasa tabi. Ome, saan po kayo galing? Tanong naman ang anak ko. May pinuntahan lang ako. Kamusta ang baby ko? Pinipilit kong maging masaya ang tinig ko. Okay naman po ako, Ome. Naglaro po kami ni Ate Jenny. Turo nito kay Jenny na handa nang umalis. Ate, aalis na po ako. Baka po kasi uuwi na sa Sir Carlos. Naku, lagot ako dun. Paalam niya. Magiging malungkot na naman ang buong bahay. Wala ako nagawa kundi yung payagan siyang umalis. Kung ako lang masusunod, dito lang sana sa Jenny. Bakit po pinapala si Carlos sa Jenny? Ano ba ang pinaplano niya? Tanaw-tanaw namin ni Chris ang pag-alis niya. Nakakalungkot. Niyaya ko na sa itaas si Chris para patulugin. Anong oras na rin kasi ako nakauwi? Hindi rin naman nagtagal ay nakatulog na ito. Kaya bumaba ako para tingnan ko anong pagkain sa kusina. Alas 7 na nang masulipan kong orasan. Gabi na pero wala pa si Carlos. Meron namang ulam. Siguro nagluto muna sa Jenny kanina. Nakakami sa Jenny. Mamaya pala ibabalik ko kay Carlos ang sobrang pera na pinahiram niya sa akin. Mababayarin ko rin yung kalahating milyon na hiniram ko. Hindi pa sa ngayon. Mag-isa akong kumakain sa table. Nakailang balik din ako sa sink para magduwal. Useless din ang pagkain ko dahil lahat na ilabas ko. Humihilam na naman ang aking tiyan. Napagpasyan ko na lamang na umakit na lamang at magpahinga. Hindi ko nahihintayin pa si Carlos. Kung may oras pa bukas ko na lang ibabalik sa kanyang pera. Paakit na ako na marinig ko ang halakhakan mula sa may pinto. Nakita ko si Carlos, may kasamang babae. Napako ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung aakit na ba ako panonoorin ang pagpasok nila at pagtatawanan nilang dalawa. Ngayon ko lang nakilala ang babae na lumingon nito sa kinaroroonan ko. Si Jackie. Bago pa man ako nakagalaw, nakita na nila ako. Pareho silang natigilan na makita ko. Namumula ang mukha ni Carlos at kakaiba ang tingin nito. Halatang nakainom. Si Jackie naman lumapit sa akin. Oh hi, maid of honor. Nalalasing na bati ni Jackie sa akin. Sumunod naman sa kanya si Carlos. Ganun na lang ang paglikot ng mga mata ko na makitang nasa bewang ni Jackie ang kamay ni Carlos. Napakong paningin ko sa bewang ni Jackie. What are you looking at? Di ba dapat pinagsisilbihan mo kami? Hindi ka na basta nakatira lang dito, kundi isa ka na ulit maid. Utos ni Carlos. Tumawa naman sa Jackie na may pang-aasar. Naramdaman kong mabigat sa aking mga mata. Nalubig ka agad ito. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng luha ko. Kung utusan niya ako ngayon, parang wala lang ako sa kanya. Minahal niya rin naman ako. Pero bakit labis ang galit niya sa akin? Hindi niya pinakinggan ang paniwanag ko. Elisa, tatayo ka na lang ba dyan?
Napaigtad ako sa paglakas ng boses ni Carlos. Tumawa lang si Jackie. Tumalikod ako para sundin ang utos ni Carlos. Pagdating sa kusina, saka ako humugulhol ng iyak. Inilabas ko ang sakit na naramdaman ko sa harap ng lababo. Elisa! Narinig kong tawag ako ni Carlos. Pinunasan ko agad ang luha ko. Sa isang higlap, nasa harapan ko na to. Bakit ang tagal mo? Di ba ang sabi ko dalhan mo kami ng pagkain sa labas? Bulyaw niya sa akin. Carlos! Tanging sagot ko. No! Huwag mo akong tawagin Carlos. Just call me Sir Carlos. Dahil yun naman talaga dapat ang tawag mo sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Please! Pagmamakaawa ko. Pero tila sarado ang puso't isip niya para pakinggan ako. Sapat na sa akin ang mga nalaman ko, Elisa. You have nothing more to explain to me. It is clear to me that you just lied, that you love me. Everything you said is just a lie. Sinungaling ka. Yan ang dapat sa'yo, ang pagbayaran ng mga kasinungalingan mo. Tinalikuran na niya ako. Nanatili lang ako nakatanaw sa paglalakad niya pabalik sa living room. Ilang minuto pa'y narinig ko ang tawanan ng dalawa ni Jackie. Hindi ko kaya marinig ang kanilang tawanan. Binilisan ko ng paghahanda ng kanilang pagkain. Pagkatapos ito akit kagad ako sa itaas. Poor Elisa! Sa pagiging maid pa rin palang bagsak mo. Akala mo siguro nakabingwit ka na ng laking esda, no? Well, asa ka. Pinaligtas ko ang sinabi ni Jackie. Hindi ko yun pinansin. Hindi ko rin sila magawang tingnan kaya nakayukulang ako. Mahiutos pa po ba kayo? Tanong ko kay Carlos na nakaupo sa couch. Hindi ko pa rin maiwasang hindi siya tingnan dahil katabi niya si Jackie. May nangyayari na kaya sa kanilang dalawa? Ginugulo ko ng isip ko. Hey baby, maiutos ka pa raw ba? Tanong ng maid mo. Lumingkis naman kaagad ang mga kamay ni Jackie sa balikat ni Chris. You can leave now. Sa pagsagot ni Carlos, kumaripas ako ng lakad paakyat. Doon ko'y binuhos ang sakit ang nararamdaman ko pagdating ko sa loob ng kwarto. Maaga ako nagising. Di ako nakatulog dahil sa pag-iisip ko. Narinig ko naman ang pag-alas ni Jackie kagabi. Ang akala ko, sa kwarto ni Carlos na natutulog si Jackie. Akala ko dadali ni Carlos si Jackie sa kwarto niya. Mabuti na lamang at di niya ginawa. Labis na ang sakit ang nararamdaman ko. Weekend kaya walang pasok si Carlos. Hindi siya pumapasok sa ganitong araw. Naisipan ko siyang puntahan sa kwarto niya. Dinalhan ko siya ng pagkain. Ibibigay ko rin sa kanya sobrang pera na pinahiram niya. Nasa pinto na ako na marinig ko ang pagsusuka niya. Nakaawang kasi itong pinto niya. Tumakbo kaagad ako palapit sa kanya para alalayan siya. Hindi ko pa man siya naalayan ay tinulak niya na ako. Tumama ang pitan ko sa sahig. Stay away from me! Singhal niya pagkatapos niya akong itulak. Napahawak ako sa aking balakang. Hindi pa rin ako nakatayo. Gusto lang kitang tulungan. Unti-unti akong tumayo. I don't need your help. I can handle myself. I don't need you. Singhal niya ulit sa akin. Pinipilit kong intindihin ang galit niya. Inilabas ko ang cheque na nasa aking bulsa para ibalik yun sa kanya. Iniabot ko sa kanya ang cheque. Nagtaka naman ito. Tinitigan niya iyon. Ibinababalik ko na sa susing yung sobra. Yung hiniram ko sa iyo, pinapangako kung babayaran ko rin yun. Panimula ko. Salubong ang kanyang mga kilay. Akala ko tatanggapin niya na yun pero laking awang ng labi ko nang punitin niya iyon sa harapan ko. Hindi na ako tumatanggap na nagtatagal na sa mga kamay mo. Sambit ito. Lumabas ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa iyo. Pinipigilan ko lang sarili ko pero ang totoo, gustong gusto kitang saktan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pakinggan mo naman sana ako. Please Carlos. Naging makulit ako. Kung kinakailangan ko maging makulit para nang pakinggan niya ang paliwanag ko'y gagawin ko. I said, get out! Turo niya sa pinto. Hindi talaga ako bibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Pero naging matigas ako. Hindi pa rin ako lumabas. Ayoko. Magpapaliwanag ako sa iyo ngayon. Matapang kong sabi sa kanya. Isang iglap lamang ay napapikit ako na makitang susuntukin niya ako. Nakahinga ako ng maluwag na mapamulat ako na hindi tumama sa akin ang kamao niya. Tumama ang suntok niya sa wall sa tabi ko. Damn it, Elisa! Sinabihan na kita! Napapikit akong muli sa malakas niyang boses. Hindi na rin ako nagpumilit pa at lumabas na rin ako sa kwarto niya. Sa isang banda. Journalist POV. Buhat-buhat ko ang aking bag habang nag-aabang na masasakyan papunta sa mansyon. Kaloka? Bakit kasi nadamay pa ako sa away? Kung away, away lang. Walang tanggalan ng maid. Kaloka? Kaloka talaga itong si Sir Carlos. Di ko talaga maintindihan. Halata namang mahal na mahal niya si Ma'am Elisa.
Pero kung magalit naman ay sobra. Napakamot pa ako ng ulo. Hindi ko talaga alam kung anong kinagagalit niya. Pero isa lang ang alam ko ngayon. Pagod na akong pumara ng bus na hindi naman humihinto. Ganito ba talaga ako kamalas sa gabing to? Magagabi na. Ako yung naaawa kay Ma'am Elisa. Pero hindi ko naman siya kayang tulungan. Hays, kahit bus ayaw na sa akin. Akala ko si Sir Carlos lang may ayaw sa akin. Yun pala, kahit bus ayaw na rin sa akin. Maluloka na talaga ako. Sa wakas naman ay may humintong bus sa tapat ko. Umayon din sa akin ang kapalaran. Miss, saan ka bababa? Tanong ng konduktor sa akin. Kalina pa ako dito, ngayon lang niya ako tinanong. Binaandaan na nga niya ako eh. Sa baryong malinaw po, baka naman mayroon ganun sa lugar sa mundo. Loko ko. Nagsalubong naman kagad ang kilay ng konduktor. Napakamat ito sa kanyang ulo. Niloloko mo ba ako, Mrs.? Sabi nito. Agad ko namang itinama ang tawag niya sa akin. Miss pa po ako, Manong. Correction ko. Binata pa ako para tawagin mo akong Manong. Nakaganti din ito sa akin. Ngumuso ako. Pwede niyo na ba akong tikitan? Ang dami niyo kasi kagad sinasabi. Hihingan niyo lang naman ako ng pamasahe eh. Reklamo ko dito. Sa wakas, nakapagbayad na rin. Kung san-san pa kasi napupunta ang usapan namin. Naalala ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko pagdating sa mansyon. Sasabihin ko bang tinutubuan na naman ang sungay si Sir Carlos o mananahimik na lamang ako? Ay, kaloka! Mababaliw ako sa pamilya Tan. Nasa gate na ako, nung may bigla na lang dumaang kotse sa harapan ko. Muntikan pa ako mahagip nito. Huminto naman ito sa tapat ko. Napaawang ang labi ko. Napalunok na rin. Kailan pa kaya nagkaroon ng anghel sa lupa? Wala sa sariling sabi ko na makita ang lalaking kakababa lamang sa kotse. Napako ako sa aking kinatatayuan. Kung naging anime lang siguro ko, nag-heart na siguro ngayon ang mga mata ko. Lumapit siya sa akin. Napakagwapo naman ang nilalang na to. Kung gwapo si Sir Carlos, gwapo din to. Sino ba kasing nilalang to? Are you okay, Mrs.? Natauhan ako sa pagkaawang ng labi ko sa tinawag niya sa akin. Kaloka! Mukha na ba ako, Mrs.? Miss po ako. Mister, malabo ang mata. Kaloka mga tao ngayon. Ang lalabo na ng mga paningin. Wala sa sariling sambit ko. Natawa naman ito. Ano kayo nakakatawa? Joseph's POV. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako. Hindi ko maalis sa isip ko ang babaeng nakita ko kahapon. Maid pala siya ni Carlos noon. And now nasa mansyon na ito. Ang sabi ni Tita Sylvia, pinalayas daw ito ni Carlos. Loko talaga itong best friend ko. Kapag gusto niya, hindi pwede hindi nasusunod. Kaya ayun, ginusto niyang tanggalin yung maid. Ayun, napalayas nga nang wala sa oras. Ang loko. Napadaan lang ko sa mansyon para ibigay kay Tita Sylvia ang pinapadaan ni Mom na chocolate. Favorite daw yun ni Tita at pinilit ko pang padaanin sa bahay na Tita. Nakalimutan niya raw kasing dalhin yun nung pumunta kami sa wedding anniversary ni na Tita at Tito. Nasa bar ako kasama si Carlos. Hindi ko alam kung balak ba niyang magpakalunod sa alak. Wala atang pinapalampas sa segundo kung uminom ng alak. Ano naman kaya ang problema niya? At pinalayas niya ang kanyang maid. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako sa nangyari kahapon. Ay, kaloka! May anghel mang mumaba sa langit o nananaginip ako? Pinisil-pisil pa nito ang kanyang malamang pisngi. Napaka-cute dahil sa biligo nitong pisngi. Mrs., tawag ko dito. Ay, kaloka! Miss pa po ako, Mr. Malabo ang mata. Ay, kaloka! Anghel na malabo ang mata tapos nagsasalita pa. Kumaripas ito ng takbo. Habang tinatawag ko ito, sabi si itong tumakbo na wala kagad siya sa paningin ko. Humagalpak ako ng tawa habang naalala ko ang reaksyon ng maid ni Carlos. What's funny, Joseph? Kanina ka patawa ng tawa. Is it funny to see me like this? Carlos asked. I don't even know his problem. I held Carlos' hand as he attempted to drink the wine again. Let go of my hand, Joseph. Gusto ko magpakalasing para mawala sa isip kong babaeng nandoko sa akin. Muli, ininom ang alak na hawak niya. Sino ang loko sa kanya? Si Elisa kaya? Who cheated on you? I ask him a confused question. Wala yatang balak tigilan ng pag-inom kahit ilang minuto lang. Mukhang mabigat ang problema ni Carlos. He was just like that when Fatty busted him. Then now, another woman is the reason why he is drinking. Walang iba, kundi ang babaeng pumalit sa pwesto ni Fatty. Napahawak pa ito sa kanyang dibdib na parang piniga ang kanyang dibdib. Ano? Si Elisa ba? Anong ginawa ni Elisa at nagkakaganyan ka? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Wala ata akong kalam-alam sa nangyayari ngayon. Huwag mo nang alamin.
Tinaas muli nito ang baso at agad na ininom ang alak. I know I'm trying to keep myself from being angry with her, but I can't. Pakiramdam ko na isahan niya ako. Niloko niya ako. She planned everything to make me fall in love with her. But the truth is she just played with me. Kasabot niyang walang hiya niyang ama na kriminal. Muli, nalagok nito ang alak. Sa pagkakataong ito, pinigilan ko na itong uminom dahil alam kong sobrang natamaan na ito sa alak na iniinom niya. Anong oras na rin ang sulyapan kong wristwatch ko? Inalalayan kong tumayo si Carlos. Pasuray-suray ito naglalakad habang nakaalalay naman ako sa kanya. Winakli niya kaagad ang kamay ko. I can walk. I am not drunk yet for you to support me. Galit niyang wakli sa kamay ko. Iling-iling na lang ako habang pinagmamasal ito naglalakad palabas sa bar. Naipresenta akong sa kotse ko na lamang siya sasakay. Sumunod naman to. Akala ko magmamatigas pa ito. Nasasaktan si Carlos dahil kay Elisa. Akalain mo nga naman na ang babaeng kinaiinisan niya na sobra ay siya magbibigay sa kanya ng kanyang greatest downfall. Noon, kinukwento niya pa lang sa akin na hindi siya magkakagusto kay Elisa pagkatapos ngayon. Umiinom siya pero hindi niya matanggap ang nalaman niyang niloko siya ni Elisa. Tingnan mo nga naman ang kapalaran. Napailing-iling akong muli habang pinagmamasa nito na nakapikit na sa tabi ko. Elisa's POV. Napasulip ako sa wall clock na marinig ko may nag-doorbell. Sinilapan ko si Chris sa tabi ko. Tulog na tulog ito. Pasado alas 9 na ng gabi. Umuwi na kaya si Carlos? Sino kaya nagdo-doorbell sa labas? Nagdadalawang isip pa akong buksan yun dahil sa ganitong oras. Kapag si Carlos ang dumarating, hindi naman yung nagdo-doorbell pa dahil may sarili naman siyang susi. Napilitan akong bumaba dahil ayaw nitong tumigil sa pagdo-doorbell. Sinilip ko ito sa peephole kung sinong nasa labas. Ganun na lang ang pagmamadali ko sa pagbukas na makilala ko kung sino. Si Carlos at si Joseph. Pinagbuksan ko ang mga ito. Napansin ko nakalalay si Joseph kay Carlos. Mukhang nakainom din ito. Pasensya ka na, Elisa. Naistorbo ka pa. How come this owner of the house, he doesn't know where the key is? Sabi ni Joseph. Kaya pala. Kinabahan pa ako. Yun pala, sila lang naman ang tao sa labas. Sinubukan kong alalayan si Carlos mula kay Joseph pero winakli niya ang kamay ko. Don't touch me. Umalis ka dyan. I can't even walk without you. Pasuray-suray ito naglakad papasok sa loob. Hinarap ko naman si Joseph. Nagpasalamat ako dito. You're always welcome, Elisa. Yan pang best friend ko, malakas sa akin yan. Kahit ganyan yan. Huwag ka mag-alala, hindi ka rin matitiis niyan. Pakipot lang yan. Tinuro pa niya si Carlos na tumarap sa amin. What the heck, Elisa? Get in here. Let me make some coffee. Utos naman ito. Nag-uusap pa nga kami ni Joseph. Sabi sa'yo eh. Hindi ka matitiis na makita may kausap na iba? Tumatawa-tawang sabi ni Joseph. Ikaw nang bahala sa kanya. Aalis na ako. Paalam ni Joseph. Hindi pa nga ako nakasagot ay naglakad na ito paalis. Napabuntong hininga ako bago lumapit sa kanya. Naghintay naman siya makalapit ako bago naglakad muli patungo sa kitchen. Nakasunod lang ako sa kanya. Pinagbastan ko ang pag-upo niya sa dining table. Sinimulan ko na magtimpla ng kape para sa kanya. Ibibigay ko yun sa kanya pagkatapos. Tinikman ko iyon pero nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Change it! Too sweet! Agad kong tinikman yun pero hindi naman masyado matamis. Wala ako nagawa kundi magtimpla ulit para sa kanya. Pagkatapos binigay ko ulit sa kanya. Ganun na lamang ang pagkabigla ko nang bigla siyang sumigaw at tinabig niyang kape. Ganun na lamang ang pag-ihip ko sa kamay ko dahil sa mainit na kaming naligaw sa kamay ko. Napakasakit! Hinipan ko yun pero nakatingin lang siya sa akin at wala siyang pakialam. Until now, you still don't know what I want. Tumayo ito. Sinakop ng pala niya ang baba ko. Pinisil pa niya ito. Halos mapangiwi ako at mapaiyak sa sakit ng ginawa niya. Masakit na ang kamay ko. Pinagdagan pa niya ng pagpisil sa baba ko. Aray, Carlos, nasasaktan ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero tila wala siya narinig sa akin. Kahit magmakaawa ko sa kanya, tila bingi itong pinipisil ang aking baba. Sarado na sa kanyang paliwanag ko. Binitawan niyang aking baba at dahil wala na ako ng balanse, napasalampak ako sa may sahig. Tila walang awa sa kanyang mga mata na tingnan ako. Don't beg as if you did nothing wrong. You deserve it. Galit na singhal niya sa akin. Napatakip ako ng aking bibig habang pinagmamasan siya na naglalakad palayo sa akin. Doon kumawala ang aking luha. Nilabas ko lang ang sakit na naramdaman ko. Hindi na muna ako umakyat para matulog. Nilibang ko ang sarili sa kusina. Kahit hating gabi na hindi pa rin ako umakyat. Madaling araw na ako nakatulog.
Nabulabog ako sa malakas na katok mula sa pinto. Ganon din si Chris. Nagising din ito. Ome, may kumakatok po. Inaantok pa na sa amin ni Chris sa akin. Nagising din ito sa ingay ng mga katok. Kakatulog ko pa lang. Nabulakaw na kagat ako sa ingay. Elisa, open the door! Sigaw ni Carlos sa labas. Ano na naman ba ang problema niya? Bumaba ako ng kama at pinagbuksan to. Galit na galit tong pinagbuksan ko. It's noon, but you are still in bed. Remember, you have no right to act like a princess here in my house. Remember, you are just a maid now in this house. Galit na bungad niya sa akin. Napalunok ako. Go out and clean the pool. Maliligo ako. Utos nito. Dapat ko pa bang sabihin sa'yo? Dapat ko sa manang ginagawa yun. Singhal niya. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Chris. Natatakot na nakatingin ito sa amin ni Carlos. Sa lakas ng boses ni Carlos ay mukhang natakot sa kanya si Chris. Napalingon ako. Carlos, pakinaan mo naman sana ang boses mo. Narinig ka ni Chris. Saway ko sa kanya. Tumingin ito kay Chris. Hindi ko alam kung ano nasa isip niya pero tila nagbago naman ang kanya reaksyon. Bilisan mo na. Mahinang sabi niya, tinalikuran ako nito. Nilapitan ko si Chris. Niyakap ko ito. Mama, nag-aaway po ba kayo? Inosenteng tanong nito. Hinaplos ko ang mukha nito at muli ay niyakap. Hinalikan ko rin ang makapal na buhok nito. Huwag mo nang isipin yun. Mahindi lang kami pagkakaintindihan ng papa mo. Matulog ka na lang uli. Pagbalik ko dito, kakain tayo. Sabi ko dito. Halata pa kasing antok na ito sa mga mata. Buwaba naman ako para sundin ang utos ni Carlos sa akin. Pinigbastan ko ang pool. Nilinis ko na ito. Lumipad ang tingin ko kay Carlos na papalapit sa akin. Nakabihis na ito. Akala ko ba maliligo siya? Nagbago ng isip ko. Iwan mo nila at magbihis ka dahil pupunta tayo sa mansyon. Walang imik na tumaligo ako sa kanya. Napalingon ako sa kanya nang tinawag niya ako. Elisa, bilisan mo lang dahil ayoko maghintay na matagal. Saad nito? At least naging kalmado ang kanyang boses. Ganun nga ang ginawa ko. Nagbihis ako pagkatapos kong bihisan si Chris. Bigla akong kinabahan. Nadunta namin na nakahawak sa kanyang noo si Carlos. Feeling ko inip na ito. Hindi naman ako nagtagal. Saglit nga lang kami nagbihis ni Chris. Pinauna ko na sa front seat si Chris. Uupo na sana ako sa tabi ni Chris na magsalita si Carlos. Sino nagsabing dyan ka uupo? Sa backseat ka umupo? Natigilan ako at napatingin sa kanya. Sandali ako napaisip kalaunan, sinunod ko rin ang gusto nito. Habang nasa lugaran ako, pinagmamasan ko lamang ang kanyang likod. Gustong gusto ko na kasi siyang yakapin dahil namimiss ko na siya, pero hindi na mangyayari pa yun. Galit na galit siya sa akin. Pagdating sa mansyon, nakita ko si Jenny, katabi ni Manang Sabel. Nag-wave pa ito sa akin. Sa living room ay naghihintay si Mama Sylvia at si Papa Wilson. Tumakbo kagad si Chris para yakapin ang mga ito. Bakit pakiramdam ko may importante sila sasabihin? Nakasunod lang ako kay Carlos. Umupo kaming dalawa sa couch pero magkalayo ang aming inuupuan. What is it, Mom? Si Carlos ang bumasag sa katahimikan. Feeling ko tinititigan ako ni Ma'am Sylvia. Mabuti naman at pumunta kayo. Panimula ni Ma'am. Napalunok ako. Mukhang may mahalaga silang sasabihin at mukhang alam na rin nila na ang ama ko ang loob sa kanila. How long have you been fooling us, Elisa? Napakumpalingin ko kay Ma'am Sylvia. Seryoso ito nakatingin sa akin. Kailangan ko magpaliwanag sa kanila. Sorry po, hindi ko po intensyon na lokohin kayo o magsinungaling po ako sa inyo. Panimula ko dito. But you did. Si Carlos ang nagsalita. Bigyan mo siya ng pagkakato mag-explain. Saway ni Ma'am Sylvia kay Carlos. Mas lalo akong kinabahan. Halo-halo ang naramdaman ko ngayon. You have no intention but you lied. I mean, your father ordered you to work here and maybe he also ordered you to get pregnant. Lumakas ang boses si Sir Wilson. Ngayon ko lang ito nakitang galit. Napatingin ako kay Carlos. Gusto kong humingi ng tulong sa kanya pero wala naman siya reaksyon. Kinabahan akong hinarap si Sir Wilson. Hinaan mo lang ang boses mo, Han. May paglalambing naman na saway ni Ma'am Sylvia dito, kaya huminahan ito. Ganito pala magalit ang dad ni Carlos. Ano pa ba ang magagawa ko? Natin, niloko na nila tayo. Muli ay sabi ni Sir Wilson. Sa pagkakataong to, kailangan ko mag-explain sa kanilang lahat. Nagawa ko lang po itago yun dahil kinausap ko pa si Papa kung totoo ba talaga ang binibintang ninyo sa kanya. Pero ang totoo, sa araw na kinausap ko po siya ay bala ko na pagkatapos isasabihin na ito kay Carlos. Yun yung time po na hinuli nila si Papa. Nais ko lang po sabihin sa inyo.
Pumasok ako dito na hindi ko kukilala ang ama ko. Ngayon ka lang po siya nakilala. Explain ko sa kanila. Naiintindihan kita, Elisa. Sang-ayon sa akin ni Ma'am Sylvia. Nakahinga ako ng maluwag. Pero ang reaksyon ni Sir Wilson ay hindi napapalitan. Kahit na, niloko mo pa rin kami. At gusto kong umalis ka na sa pamamahay ni Carlos. Umalis ka na sa buhay ng anak ko. Seryosong sabi ni Sir Wilson sa akin. Nabigla pa ako sa pagtayo ni Carlos. Ako ang dapat na magdesisyon dyan. She is not leaving. I did not expect Carlos to say that. He defended me. There was joy in my chest. Because even though he hated me, he still defended me. He did not want me to live his life. Even though he hated me, he was still won't let me live his life. Carlos! Lumakas naman ang boses ni Sir Wilson. Masamang nagkatitigan ang dalawa. Kinakabahan ako para sa kanilang mag-ama. Bahay at buhay ko ito. So I will decide if Elisa will stay in my life. Muli ay sabi nito. Mula sa pagkakaupo ko, inabot niya ang kamay ko. We have to go. Yayan ito. Napatitig ako sa kamay niyang nakahawak sa kamay ko. May tila ko riyan ding dumalay sa katawan ko sa mga oras ito. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa mga sandaling nakahawak pa rin ang kamay niya sa kamay ko. Pakiramdam ko'y sasabog ako sa kinatatayuan ko dahil ngayon ko lang ulit nadama ang mga kamay niya na mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Tinawag niya si Chris na kasama sa Jenny. Lumapit naman kaagad ito sa amin. Binuhat ito ni Carlos kaya pinakawalan niya ang kamay ko. Uuwi na kami. Kung sasabihin niyang paalisin ko sa bahay si Elisa, wag na wag kayo mag-aaksaya dahil hindi yun mangyayari. Sabi nito bago tuloy ang naglakad. Walang magawa mag-asawang tan sa kanilang anak. Kung gaano katigas si Sir Wilson, doble naman ang tigas ng ugali ni Carlos. Nagawa niyang sagutin ang ama niya. Pasensya na po. Hingi ko lang paumanhin sa kanila. Ako na ang humingi ng pasensya. Nagmamadali akong habulin sila Carlos. Naabutan ko pa mag-ama ko. What took you so long? Tarong ito lang maabutan ko sila. Umingi pa ako ng sorry na dadan mo. Sagot ko. Salamat nga para sa pagtatanggol mo sa akin. Sabi ko dito habang binubuksan niya ang kanyang kotse at pinapapasok si Chris. Humarap siya sa akin. I did not do it because I forgave you. I did it because I wanted to suffer with me. So huwag kang mag-ilusyon na pinagtanggol kita at napatawad na kita. Umpisa pa lang to sa paningil ko sa'yo. Sa pagsisinungaling mo, I don't know if I can forgive you. Matigas din niyang sabi sa akin. Natigilan ako at sandaling natalala sa sinabi niya. Nabalik ko lang sa aking sarili nang marinig kung tinatawag niya ako at pinapapasok sa kanyang kotse. Papasok na ako sa office. Natutulog pa ako na makita ko ang text ni Carlos. Pinagmamadali niya akong pumunta sa kanyang office. Tinanggal na rin niya ako sa pagiging sekretary niya. Kumatok muna ako ng ilang beses. Narinig ko pa ang pagsagot niya. Pinapapasok niya na ako. Nadatnan ko siyang abala at pumipirma ng mga dokumento. Tumikim ako para maramdaman niya ang presence ko at hindi naman ako nabigo. Napatingala siya sa akin. You're here. Walang gana niyang sabi. Tinabi nito ang pinagkakabalahan niya kanina. Nagtama ang aming paningin. Siya naman ang naunang nagbaba ng tingin. Carlos, bakit mo nga pala ako pinapunta dito? Tanong ko sa kanya. Tumayo naman ito mula sa kanyang inuupang civil chair. Humakbang palapit sa kinaroonan ko. May dala-dala itong papel. Pinagmastan ko siya habang unti-unting lumalapit sa akin. Tumigil siya sa harapan ko. Tinaas itong hawak na papel at nilapit sa mukha ko. Sign it, utos niya. Ano ang mangyayari kay Elisa sa pagsabi niya ng totoo sa pamilya ni Carlos? May magbabago ba sa kanila? Sa isang banda, ano kaya ang contract na gustong ipapirma ni Carlos kay Elisa? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.